Akala ni Marian Enriquez ay nakalimot na siya, na nakalimutan niya na ang lahat, ang sakit at galit na naidulot sa kanya ng kanyang ex-husband na si Darius Montemayor. Ngunit nang bumalik ito, ay bumalik din ang lahat at sa kamalas-malasan, eto pa ang bago niyang boss sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahuhan, palaging sira ang kanyang araw. Paano na lamang kung malaman pa nito ang sikretong kanyang itinatago? Darius? Hindi makapaniwala si Marian sa kanya nakikita. Eto ang bago niyang boss, ang ex-husband niya, ang lalaking winasak siya at iniwan para sa ibang babae. Bumalik na pala ito ng Pilipinas. Asa na si Cindy, ang babaeng pinalit nito sa kanya? It's nice to see you again, my wife. Parang gusto niyang masuka dahil sa sinabi na to. Correction, ex-wife, sigaw niya sa lalaki. Aren't you happy to see me? Hindi, mas gugustuhin ko na lamang ang mabulag kaysa makita yung katulad mo. Galit niyang sigaw sa lalaki. Nakakainis, medyo natutuwa na ako dahil may bago na akong boss. Dahil yung dati ay masungit, tapos siya pala ang papalit. Bakit bumalik pa siya sa Pilipinas? Asan si Cindy? Hiwalay na ba sila? Di ba nga nakipaghiwalay siya sa akin para silang dalawa na? Tapos ano? Babalik-balik pa siya? Dapat nag-stay na lang siya sa Canada? I can see na mas lalo kang tumapang. Abat nagawa niya pa akong inisin. Oo, matapang ako at handa akong mag-resign sa trabaho ko kung siya lang din naman ang boss ko. Kamalas-malasan nga naman. Inis akong lumabas ng kaniyang opisina. Kahit ako pa yung sekretary niya, hindi ko susundin yung mga utos niya. Buisit siya. Ano, binili niya talaga yung kumpanya dahil alam niyang dito ako nagtatrabaho? Hindi naman sa nag-feeling ako pero parang ganun na nga. Wala na, sirang-sira na talaga yung araw ko. Heist, ano ba naman yan? Kalma, Marian. Kailangan maging kalmado ka. Bes, bakit nakakunot yung noo mo? Ako? Hindi ah. Wrong timing naman kasi siya sa pagtatanong. Alam ng bad mood ako ay nagtatanong pa. Bakit naninigaw ka? Meron lang ako. Sagot ko dito. Kumalma ka ha. Sigaw naman ito sa akin. Marami nang nagbago sa kanya. It's been 5 years. Mula nang kami magkahiwalay. Mas lalo siyang tumapang. May boyfriend na kaya siya? Iba na siya sa Marian na kakilala ko. Yung Marian na handang magmakaawa sa akin nun, huwag ko lamang siyang iwan. Bakit? Anong kailangan mo? Pinindot ko kasi ang button kaya napabalik ito. Nakataas ang kanyang kilay at hinihintay ang aking sasabihin. Miss Enriquez, hindi mo ba talaga alam kung paanong galangin ang boss mo? Nagulat ako nang ito ay tumawa. Bakit? Kagalang-galang ka ba? I want you to arrange those files. Turo ko sa mga papeles na naroon sa may sofa. No problem, sir. Kayang-kaya ko yan. Walang emosyon niyang sabi. At dinala niya na nga iyon lahat palabas. She can do everything, ha? Huh? It was already lunchtime. Naayos ko na yung mga files na pinapaayos ng gago este ng bago kong boss. Pasalamat siya at may patience ako. Sa dami ba naman nun? Peste talaga siya. Kasabay ko si Pia na kumakain sa karinderya na katapat lamang ng company. Ang gaga, madaling-madali, kesyo baka daw mapagalitan kami. Ano namang pakailam ko? Sino susundo sa'yo mamaya, B? Tanong nito sa akin. Sino pa ba? Alam ko na, si Fafa Fall. Anito na kinikilig pa. Bakit kasi hindi mo pasagutin, Bes? Para alam mo, para meron na ring... Hindi nito natuloy ang sasabihin dahil biglang tumunog ang aking cellphone. Si Darius lang pala. Este, si Mr. Montemayor na boss ko. Pinababalik na ako. Grabe naman yun. Baka sang katutak na naman yung iuutos. Hindi pa ako ready masaktan, Pia. At saka makakapaghintay pa naman yun. Sagot ko na lamang kay Pia. Halata naman, Bes. Mukhang patay na patay sa'yo. Anong shampoo mo, girl? Biro pa nito sa'kin. Pagkatapos ay bumalik na nga kami. Dumiretso si Marian sa opisina ni Darius. Naabutan niya ang lalaki na masama ang mood. Gusto na lamang niya tuloy tumawa. Where did you go? Walang kwenta nitong tanong. Diyan lang sa may karinderya kumain. Sagot niya na parang hindi niya boss ang kausap. Nakita niya na may pagkain din sa mesa na to. Pangdalawang tao yun. Sana mali ang kanyang iniisip. I'm full. Bigay mo na lamang yan sa mga empleyado. Utos nito kaya ayon, binigay niya lang sa dalawang empleyado sa labas ang pagkain na kanyang inorder.
Sa maghapon, pakiramdam ni Marian ay naging impyerno ang kanyang buhay dahil may kasama siyang demonyo sa kanyang trabaho. Gusto na lamang niyang makauwi. Mabuti na lamang at bumilis ang oras. Uwian na. Dali-dali niyang niligpit ang gamit. Uwing-uwi na talaga siya at para na rin mabawasan ang init ng kanyang ulo. Hindi naman siya bastos kaya nagpaalam na siya sa kanyang boss. Eh mukhang wala naman itong pakailam kaya kumilos na siya. Nakakahagard din pala. Pasarado na sana ang elevator nang may magharang ng braso. Si Darius. Kainis naman. Sumabay pa talaga. Na nasa parking lot na, pansin niyang sinusundan pa rin siya ni Darius. O baka parehas lang talaga sila ng daan. Filingera lamang siya. Marian, naghihintay na pala sa kanya si Paul. Dala nito ang motor na to. Ang kanyang diehard na manliligaw. Halos ilang taon na rin siyang nililigawan na to. Tara, umalis na tayo. Tsaka siya sumakay sa motor. Yumakap siya sa bewang ng lalaki at inutusan niya ito na umalis na nga sila doon. Nakatingin lamang si Darius kay Marian at sa lalaki. Umalis na nga ang dalawa roon. Sinong lalaking yun? Boyfriend ba ito ni Marian? Bakit ganun siya kaapektado? May iba na agad ito? What the F? Pinaghahampas ni Darius ang kanyang manibela. Bakit parang nagsiselo siya? Gayong hiwalay naman na sila ni Marian. Nang makauwi si Marian sa bahay, ay tuwang-tuwa siya. Sinalubong siya ng kanyang baby girl, si Madison, ang 4 na taong gulang niyang anak. Mami, you have pasalubong? Oo naman syempre, may pasalubong si Mami para sa baby girl na yan. Mami, kailan mo daw po sasagutin si Papa Paul? Sabi niya, eh tanong ko daw po sa'yo. Tumingin siya kay Paul at nag-peace sign lamang ito. Hay, buti na lamang talaga at sa kanya ito nagmana. At siya rin ang kamukha pero hindi niya makakaila kung sino ang ama ng bata. Walang iba kung hindi ang ex-husband niya na boss na niya ngayon. Nakakainis naman talaga. Anak, bumaba ka nga. Pabuhat ka ng pabuhat eh, ang laki-laki mo na. Nahirapan na yung Papa Paul mo. Inirapan lamang ako na to. Tsaka nagpababa kay Paul. Ayos lang naman Marian, hindi naman mabigat si Maddy. Wika ni Paul, sabay kamot sa ulo. Nang tignan ko yung anak ko ay ngumiti lamang ito. Kinampihan na naman kasi siya. Sagutin mo na po si Papa Paul, Mama. Para siya na po yung papa ko. Para pwede na ako magpabuhat sa kanya lagi. Sagot ng anak ko na saksakan ng daldal. Napakamot na lamang ako sa aking ulo. Si Paul ay may trabaho rin. Kaya hindi siya nag-aalaga kay Madison. May kinuha akong taga-alaga at ito ay nagbabantay sa kanya kapag ako ay nasa trabaho. Ate Inday, huwag mong bibigyan ng maraming chocolates ha. Bilin ko sa kinuha kong taga-alaga. Tumango lamang ito sa akin. Nang tignan ko ang anak ko, ay inirapan naman ako na to. Ang sutil talaga. Papa Paul, pasalubong ko po ha. Wika nito kay Paul. Si Paul naman ay umuulang, kaya gustong gusto siya ng anak ko eh. Ang galing talaga na to. Mas close pa nga ang dalawa. Si Paul na rin ang tinuturing na ama ni Madison. Sinabi ko na rin sa anak ko kung bakit hindi namin makakasama ang papa niya. Yun ay dahil mas pinili nito ang ibang babae kaysa sa amin. At hiwalay na rin kami ng papa niya. Kaso hindi niya alam na ang papa niya ay ang boss ko ngayon. Hindi na rin naman importante yun dahil hindi niya na kailangang malaman. Iniyahatid ako ni Paul sa company tsaka ito papasok sa kanyang trabaho. Kapag naihatid na ako, mamaya rin ay siya ang susundo sa akin. Ang galing diba? Manliligaw pa lang yan. Wala bang kiss dyan? Tanong nito sa akin. Pero dahil mabait ako eh sa pisngi lang. Ang lalaki naman ay parang syungan na kunyari ay natulala pa. Baka mamaya maliit pa yan. Pumasok na ako sa kumpanya. Ang ibang mga empleyado ay iba ang tingin sa akin. Parang kanina pa nila ako hinihintay. Grabe naman, para saglit lang ako na late eh. Bes, kasalanan mo tong lahat. Pagdadrama sa akin ni Pia. Ano na naman bang ginawa ko? Eh na-late lang naman ako saglit. Oo nga pala, ako yung sekretary ng CEO. Why are you late, Miss Enriquez? Tanong sa akin ni Darius. Este ng boss ko nang makarating ako sa opisina na to. Ano naman kung late ako? Siya nga din ni-late kahapon. May inayos lang po ako, sir. Nilagyan ko talaga ng diin yung sir. Is he your boyfriend? Tanong nito sa akin. Wow, curious siya. Anong trip ng lalaking to? Ba't niya inaalam? Ano naman kung oo? Wala siyang pakialam. Maniligaw pa lang.
Sagot ko na mas lalo niyang kinagalit at sasagutin ko na next month. Dagdag ko pa dito. Sinasadya niya talagang inisin ako at maniligaw niya pala yung lalaking yun. Tapos sasagutin niya. Mukhang naka-move on na talaga siya. And is she acting na parang hindi niya ako, boss? Nakakainis lang talaga. Maya-maya pa ay may tumawag sa akin. It's my mom. Nasa Canada pa sila. And siguro ay mga walang kwentang bagay lamang din ang sasabihin sa akin, kaya hindi ko na sinagot pa. Napapansin kong laging kausap ni Marian ang isa sa mga babaeng empleyado. Mukhang close na close sila. Bakit hindi ako magtanong dito tungkol kay Marian? Siguradong marami itong alam. Dahil may inayo si Marian, ay nilapitan ko ang kaibigan nito na ang pangalan ay Pia. Chinek ko lamang sa files. Gulat na gulat pa nga ang babae nang ako ay makita. Ah, sir, bakit po? Tanong nito sa akin. Are you Marian's friend? Best friend po, sir. Masigla nitong sagot sa akin. Eh di alam mo kung... Hindi ko natuloy ang sasabihin nang biglang dumating si Marian. Pia, di ba may gagawin ka pa? Gawin mo na. At pinaalis nito ang kanyang kaibigan. Bakit? Anong itatanong mo sa kaibigan ko, sir? Tanong nito sa akin. Nakataas pa ang mga kilay. Ang taray talaga ng babaeng to. Magtatanong lang sana ako tungkol sa'yo. Eh bakit hindi ako ang tanungin mo? Dahil hindi mo naman sasagutin. Ang mga empleyado ay napatingin sa amin. Well, mukha naman kasi kaming mag-asawang nag-aaway. Mag-asawa naman talaga kami. Pero dati yun, ngayon eh hiwalay na. Bumalik na rin ako sa trabaho. Pagkatapos ay ganoon din si Marian. Nakita ko pang pinagsabihan ito ang kanyang kaibigan. Nakakainis. Anong balak niyang itanong kay Pia? Ang babaeng yun pa naman ay madaldal. Mabuti na lamang at nakita ko silang nag-uusap. Grabe, baka mabanggit pa ni Pia ang tungkol kay Madison. Kinabahan talaga ako. Bes, kasi curious ang bago nating boss. Mukhang maraming gustong malaman tungkol sa'yo. Crush ka ata. Kinikilig pang sabi ni Pia. Iba talagang mag-isip ang babaeng to. Tahimik ka na lang. Huwag mo na rin akong kinukwento kung kani-kanino. Ang daldal mo pa naman. Kunyari, ay naiinis kong sabi. Ay oo nga pala, may Papa Paul ka na. Ay ang taray, loyal sa manliligaw. Nang aasar nitong sabi, tinuloy na lamang ni Marian ang pagtatype sa laptop. Habang ang batang si Madison ay hinahabol ng kanyang tagabantay, mukhang masisermon na naman si Inday mamaya kapag nagkasugat ang bata dahil sa kakulitan na to. Madison, stop na, kaya hindi bumabalik yung daddy mo eh. Makulit ka kasi. Si Inday na kinairap ng bata. Hindi siya bumabalik ate Inday kasi may iba na siyang love at hindi niya kami love ni mami. At saka okay lang naman po dahil may Papa Paul na ako. Kapag sinagot na siya ni mami, siya na po ang papa ko. Mataray na sagot ng bata. Manang-mana ka talaga kay Marian? Oo na. Basta huwag ka nang tumakbo dahil kapag nadapa ka, yari ako sa mami mo. Wika ni Inday sa bata. Okay po ate Inday, basta bibili mo ko ng ice cream ha. Huwag mo lang sasabihin kay mami kasi pareho tayong mapapagalitan. Napakamot na lamang si Inday sa kanyang ulo. Bakit ba ang sutil ng alaga niya at napakataray pa? Nainis ako dahil ang tagal ni Paul. Bakit ba ang tagal ng lalaking yun? Baka gusto niyang hindi ko na siya sagutin at basta din na ng tuluyan. Siyempre, joke lang yun. Siya na nga lang ang nagtsatsaga sa akin eh. Sinong hinihintay mo? Boyfriend mo? Baka hindi ka na masundo nun. Hatid na kita. Alok sa akin nang pesting si Darius. Wow, hindi kami close kaya tigilan niya ako. Hindi porkit siya yung boss ko ay susunod na ako sa kanya. Ano siya? Sinuswerte? Maya-maya pa ay dumating na si Paul. Tinanggal nito ang kanyang helmet. Mukhang may inatupag pa ang loko. Buti hindi ako napagod na maghintay sa kanya. Napatingin ito kay Darius na katabi ko lamang para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Ay kinuha ko yung isang helmet bago sumakay sa kanyang motor at sinabi ko na umalis na nga kami ron. Sino yun? Tanong sa akin ni Paul nang nasa harapan na kami ng aking bahay. Sabi ko na nga ba itatanong niya kung sino yun eh. Siguro magsisinungaling na lang muna ako dahil hindi naman niya malalaman. Ah wala, boss ko na may gusto sa akin. Gwapo ah. Sabi nito sa akin, baka mamaya may gusto ka na rin doon, Marian. Hindi naman malabo.
May halong lungkot ang kanyang boses. Ang OA mo, boss nga lang. Hanggang sa nakapasok na kami ng bahay. Mommy, bati sa akin ng aking anak. Nagkulit ba? Tanong ko kay Inday. Mommy, hindi nga ako nagkulit. Di ba ate Inday? Abay, maldita talaga ang batang to. Hindi siya makulit. Sabi ni ate Inday, baka natakot sa anak ko. Maddy, chocolates mo. Sabay abot ng chocolate sa anak ko na ngayon ay ngiting-ngiti na. Kaya pala siya natagalan sa pagsundo sa akin. Bumili pa pala ng chocolates. Kaya love po kita, Papa Paul eh. Thank you po. Pumantay si Paul sa bata para mahalikan siya nito sa pisngi. Mukha talaga silang magtatay. Huwag kang mag-alala, Papa Paul. Konti na lang. Sasagutin ka na po ni Mami. Naarte lang po siya eh. Wika ni Maddy. Anak ng Tokwa. Anak ko ba talaga to? Uwi muna ako, Maddy. Balik din ako mamaya at dito ako kakain. Paalam ni Paul sa aking anak. Para namang ang layo ng bahay niya. Eh ang lapit-lapit lang din. Balik ka, Papa Paul, ha? Magluluto si Mami ng masarap. Wika pa ng aking anak. Si Paul ay natawa na lamang at pinisilang pisngi na to. Samantalang si Darius ay sobrang init ng ulo nang makauwi siya sa mansyon. Tinanggihan siya ni Marian na parang hindi siya boss nito at ang lalaking yun. Oo na, nagsiselo siya. Tunay ngang nag-iba na ang dati niyang asawa. Ibang-iba na ito. Napaisip siya kung hindi niya ba ito iniwan noon para makasama si Cindy. Siguro may anak na sila ngayon. Dahil sa sobrang galit ay halos magulo na yung buong kwarto niya dahil doon. Doon niya binuhos ang kanyang galit. Hindi niya matanggap na hindi na sa kanya si Marian at may iba na ito. Ngunit hindi siya susuko na ganun-ganun na lamang. Babawiin niya ito. Babawiin niya si Marian. Naniniwala siyang sila pa rin para sa isa't isa at hindi ang lalaking yun. Mami, paano po kapag po bumalik yung daddy ko? Nagulat si Marian sa tinanong ng kanyang anak. Bakit mo naman naitanong yan? Tanong niya sa anak habang nagagayat. Eh mami, kasi baka kapag bumalik siya tapos sabihin niya love niya po tayo. Eh love niyo na rin po siya agad tapos wala na po si Papa Paul. Anak, ang bata mo pa para isipin yan. Eh kasi naman mami, dapat si daddy ko hindi niyo na siya dapat mahal kasi iniwan niya na po tayo para sa ibang babae. Kaya kapag bumalik po siya, hindi na po natin siya tatanggapin. Anak, bad yan. Dapat irerespeto mo pa rin siya dahil siya yung daddy mo. Wala ka sa mundo kung hindi dahil sa kanya, anak. Paliwanag ni Marian. Basta mami, si Papa Paul na lang yung daddy ko. Siya naman yung lagi nating kasama eh. Tsaka si Papa Paul, siya na talaga yung daddy ko. Tsaka ito nag-walk out para pumunta sa kwarto na to. Naku ma'am, ang lawak mag-isip ng anak nyo. Wika ni Inday, sabay kamot sa ulo. Samantalang si Madison ay umiiyak sa kwarto na to. Oo, miss niya na ang kanyang dad. Pero iniwan sila nito para sa isang babae. Buti pa yung Papa Paul niya eh. Love sila ng kanyang mami. Siguro masaya ngayon yung daddy niya kasama yung iba nitong pamilya. Kasama yung babaeng pinili nito at hindi ang kanyang mama. Kasama ang iba nitong anak at hindi siya. Agad na pinunasan ni Madison ang luha niya nang biglang may kumatok. Kinuha niya ang Barbie at kunyari ay nilalaro-laro yun. Bigla namang bumukas ang pintuan at niluwano ng kanyang mami. Kakain na tayo anak. Nasa baba yung Papa Paul mo. Hinahanap ka. Lalabas na sana siya ng kwarto pero nakaharang ang kanyang mami. Niyakap siya na to at niyakap niya rin ito pabalik. Kahit lagi niya itong iniirapan na tinatarayan, ay mahal niya ang kanyang mami. Love na love niya ito, kaya nga siya galit sa daddy niya eh, kasi sinaktan nito yung mami niya ng sobra-sobra. Huwag kang magalit sa daddy mo anak, kahit hindi ka may ayos ng dad mo, eh ama mo pa rin siya. Ayaw ni Marian na may kimkimi ng sama ng loob ang kanyang anak. Pagkatapos ay bumaba na nga sila. Papa Paul! Bati niya sa kanyang Papa Paul. Tumakbo siya papunta rito at binuhat naman siya na to. Bakit ka umiiyak, Maddy? Papa Paul, pwede po bang ikaw na lang yung maging daddy ko? Agad na napatingin si Paul kay Marian. Hindi niya alam ang isasagot sa bata. Kumain na lang tayo, sabi ni Marian. Alam naman ni Paul na wala siyang puwang sa puso ni Marian. Ano bang problema mo? Umalis ka nga. Nakakainis talaga yung lalaking to. Kung hindi ko lang talaga siya boss, kinornor ba naman ako sa may pintuan ng opisina niya?
Anong pinaplano nito? May mapapala siya? Do you love him, yung lalaking yun? Walang kwentang tanong nito sa akin. Sinong tinutukoy niya, si Paul? Paano kung sabihin kong oo? Wala na siyang magagawa dun. At ano namang pinaglalaban niya? Oo, kaya ko nga sasagutin eh. Matapang kong sagot dito. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan ng walang permiso. Kaya mabilis ko siyang tinulak at sinampal. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatan na halikan ako. Sigaw ko bago umalis sa kanyang opisina. Baka nakakalimutan niya na hindi niya na ako asawa. Matagal na. Kaya wala na siyang karapatan sa akin. At ano tong ginagawa niya? Gusto niya bang pagtiripan ako? Ang kapal-kapal niya. Hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang aking mga luha. Para akong tanga naglalakad sa hallway. Hindi ko alam kung saan pupunta. Ang mga nakakasalubong kong kapwa-empleyado ay takang-taka rin sa akin. Kung alam lang nila kung gaano kademonyo yung boss nila. Kung sa bagay, hindi naman sila maniniwala sa akin kung sasabihin ko mang ex-husband ko to. Baka pagtawanan lang nila ako. Bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ni Pia nang ito ay aking makasalubong. Ah, wala, napuwing lang ako. Pagdadahilan ko sa kanya, ayoko namang sabihin yung totoo. Sabihin mo nga sa akin, Marian, hinaharas ka ba nung bago nating boss? Bakit ka umiiyak? May ginawa ba siya sa'yo? Gusto kong tumawa dahil sa OA nitong tanong. Gaga, baka may makarinig sa'yo, walang ganun na nangyari. Sabi ko pa, kaya nakahinga ito ng maluwag. Swerte rin pala ako na naging kaibigan ko siya. Kay ni Madison, okay ba kayo ng anak mo? Alam kasi nitong palagi kami nagkakatarayan ng aking anak. Palagi nag-aaway at minsan ay hindi magkasundo. Oo naman, sobrang okay kami. Eh di huwag ka nang umiyak. Sabihin mo na kasi sa akin kung anong dahilan. Pinag-iisip mo pa ako. Wala nga, napuwing lang ako kanina. Maya-maya pa ay tinawag na ako ng walang iya naming boss, este si Darius. Nagsisisi ako sa ginawa kong paghalik kay Marian. Alam kong mali yun. Sadyang nadala lang ako ng selos ko ngayon. Tapos, nalaman ko pa na mahal niya yung lalaking yun. Kahit na naliligaw pa lang sa kanya at hindi naman niya sinasagot pa. Let's eat. Nag-order ako. Tumingin ito sa mga pagkain sa mesa. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Ayokong kumain. Kung gusto nyo, kumain kayo mag-isa. Kung may sobra dyan, ibigay nyo na lamang sa ibang empleyado sa labas. Hindi ako nagugutom. I'm sorry for what I did. Alam kong hindi pa sapat yung isang sampal sa akin. Tumawa ito ng napakalakas, pero hindi ko alam ang kanyang dahilan. Anong tinutukoy mo? Yung sa ginawa mo noon? O yung ginawa mo kanina? May halong pait ang kanyang boses. Kasi yung kanina, mapapatawad pa kita eh. Pero noon, hindi na. At sa totoo lang, gusto ko na rin umalis dito ngayon dahil ikaw na yung boss ko. Para akong sinaksak ng libo-libong patalim dahil sa sinabi niyang yun. Siguro nga, ganun naging kalaki yung epekto ng pag-iwan ko sa kanya noon at pakikipaghiwalay para lamang makasama ko si Cindy. Kung ang gusto mong mangyari ay magkaayos pa tayo, hindi na mangyayari yun. Naasa ka lang sa wala. Sabi niya pa sa akin, bago lumabas ng opisina ko, ay pabalyan niyang sinarado ang pintuan. Sinubukan kong lapitan ang kaibigan ni Marian, pero pati ito ay lumalayo sa akin. Nalaman ko sa mga empleyado na kaya pala hindi sumabay si Marian sa akin dahil ang kaibigan niya ang kanyang kasama. Aalis na sana ako para bumalik sa opisina, pero natigil ako dahil sa sinabi ng kaibigan ni Marian. Sino yung kausap niya sa phone? Ang phone pa ni Marian ang kanyang gamit. Oo nga, baby girl, may naayos lang si mami mo. Sasabihin ko sa kanya na tumawag ka, promise. Behave ka lang dyan ha. Huwag mong pahirapan ng yaya mo. Anito sa kausap. May anak na si Marian. Tumawag si Madison kanina. Ako na yung sumagot. Hinahanap ka ng Junakis mo. Sabi sa akin ni Pia. May pinapirmahan lang kasi ako. Yung pinapaayos ng buwisit na si Darius kanina. Ang boss namin. Oo, boss. Kaya dapat kalma lang ako. Dapat kalimutan ko na siya. Ang ex-husband ko. Dapat kalmado lang. Kahit parang impyerno na yung nararanasan ko dahil sa kanya. Dapat kalma lang. Kalmado lang. Baby Madison, bakit mo naman iniekesa ng drawing mo sa papa mo? Sabi ni Inday sa kanyang alaga. Napakamaldita pa naman ito kaya minsan ang hirap ding magtanong. Dahil ex din po siya sa buhay namin ni mami.
Hindi siya bilong. Okay po, Yaya. Dapat tulad namin ni Mami. Galit ka din sa kanya. Si Papa po lang din dapat po yung gusto nyo. Wika sa kanya ng bata. Napatango na lamang si Inday. Grabe na talaga ang mga bata ngayon, ang tatapang. Parang hindi na rin kakayanin ang alaga niya at ang kamalditahan na to. Dahil sa daddy ko noong baby pa ako, wala akong conflict family. Buti na lang, dumating si Papa Paul. At siya, love niya kami ni Mami. Kahit hindi pa rin siya sinasagot ni Mami, pero love niya kami. Pero yung totoong dad ko, hindi niya kami love. At pinunit na din ito ang drawing. Kaya hate ko siya. Kahit bumalik pa siya, si Papa Paul yung daddy ko. At hindi po siya welcome sa life namin. Balik na lang siya sa family niya. Hindi na alam ni Inday ang sasabihin niya. Kaya tumahimik na lamang. Ang Ma'am Marian niya nga minsan, hindi na kinakaya ang katarayan ng anak na to. Naku-curious tuloy siya. Sino ba yung ama ni Madison? Ano to? Parang tanga. Bakit hindi niya basahin ang malaman niya? Huwag siyang iingot-ingot. Naturingan pa naman siyang boss. At kung pumayag man siya o hindi, aalis pa rin siya sa kumpanyang yun. Resignation letter? Bakit ka magre-resign? Pinaalis ba kita? Tanong ng pesting si Darius. Kahit hindi niya ako paalisin, aalis talaga ako. Kung siya lang din naman ang boss, eh wag na. Gusto ko lang umalis, yun lang. Matapang kong sabi, wala na akong pakialam sa iisipin niya at hindi ako magtitiis na makasama siya sa araw-araw. Nakakapeste siya, ayoko na. At sa tingin mo papayagan kita? Abat ang lupit rin ng lalaking to. Wala akong pakialam kung ayaw niya akong paalisin. Basta aalis ako at hindi niya ako mapipigilan. I'll resign if I want to. Kalayaan ko yun. At para matigil na rin ang pangingialam mo sa personal kong buhay. Tsaka ako pumihit patalikod. Aalis na ako. Bye na sa kanya. Babalik ka din dito, Marian. Babalik ka din sa akin. Sigaw pa nito sa akin. Bahala siya sa buhay niya. Wala akong pakialam sa kanya. Nang makalabas ako ng opisina, ay sinalubong ako ni Pia. Alam ko naman na may intensyon siya, kaya niya binili yung kumpanya at siya na ang bagong may-ari. May gustong mangyari ang lalaking yun. Ang pagtripan ako, asarin ako, ganun. Bes, ano yan? Ba't ka nagahakot? Tanong sa akin ni Pia dahil may dala akong isang box. Mabuti pa, dito na lamang siya magtrabaho. Ako na lamang ang aalis. Ako lang dapat. Ah, nag-resign na ako. Kaya napatakip ito sa kanyang bibig. Alam naman niyang hindi kami ayos ng bagong boss, which is Darius, na ex-husband ko nga, pero hindi niya alam. Bakit naman, bes? Sabi ko na nga, be, baka hinaharas ka niya. Ano, bes? Sumbong na ba tayo sa pulis? Bakit ka magre-resign? Mawawala na ako ng kaibigan. Kunyaring iyak nito sa akin. Hindi, gaga. Gusto ko lang talagang umalis. Nagulat ako nang may sumilay ng ngiti sa labi na to. Parang nang-aasar pa nga ang gaga. Hindi ko gusto yung ngiti niya. Nagsiselo si Papa Paul, no? Nagsiselo sa boss natin. Kaya pala, ha? Sige, just follow your heart. Basta dadalawin mo ko dito, ha? At kung may need ka, I'm always here. Sabi niya pa sa akin, may pagkalukarit talaga yung babaeng to. Sana nga ay tama yung desisyon ko. Pero bakit ganun? Bakit ganun yung nararamdaman ko? Parang mas lalo kong pinalala yung sitwasyon. Bahala na. Kaagad akong pumara ng jeep. Gusto ko na lamang magpahinga muna at makauwi sa bahay. Nagulat si Pia nang bigla na lamang siyang ipatawag ng kanilang boss. Aba syempre, wala naman siyang ginagawang masama. Kaya bakit siya ipapatawag? Kinakabahan tuloy siya. Ano bang nagawa niya? Baka mamaya, tungkol pa yun sa pagre-resign ni Marian. Huminga muna ng malalim si Pia bago siya pumasok sa opisina ng kanilang boss. Matagal ka na bang kaibigan ni Marian? Tanong nito, kaya napabalik siya sa wisyo. Mukhang curious na curious ito sa kanyang best friend. She smells something fishy. Isda nga pala ulam nila kaninang umaga. Ah, yes sir. So marami kang alam tungkol sa kanya. Marami sir. Does she have a child? Oh my god, bakit nito tinatanong kung may anak na si Marian? Chismoso ka sir. Private life yan ng kaibigan ko. Ganyan ka makipag-usap sa boss mo? Pareho lang kayo ng kaibigan mo. May anak na ba si Marian? Bakit mo kasi tinatanong sir? May gusto ka sa kanya? Sorry ka na lang, dahil ang gagang yun ay mahal na yung ultimate niyang manliligaw na si Paul. Mataray niyang sabi sa kanilang boss. May anak na ba siya? Paggalit nitong tanong.
Oo, meron na. Kaya napaamin na si Pia. Mapapatay siya ni Marian. Ba't niya sinabi yun? Bakit siya umamin? Yari siya sa best friend niya. Ang daldal talaga ni Pia. Bakit mo kasi tinatanong, sir? May gusto ka ba kay Marian? Anong balak niya sa best friend ko? Matapang niyang tanong. Dahil ex-wife ko siya. Pero wag mong ipagkakalat kung ayaw mong mawala ng trabaho. Natulala si Pia. Ex-husband pala ito ni Marian. It means, ito ang daddy ni Madison. Gosh, hindi niya kinakaya ang kanyang nalaman. Grabe, may revelasyon. Kaya ba ayaw nang magtrabaho ni Marian doon? Ang gaga malihim. Bakit hindi na lang sinabi sa kanya agad? Kaya naman pala ayaw na nito doon. May past pala ito sa boss nila at ex-husband pa. She has a child. Pero kanino ang batang yun? Yun ang kailangan kong malaman. Naupo si Darius sa kanyang swivel chair. Nakatingin siya sa biodata ni Marian. Nakalagay doon kung saan ito nakatira. Pupuntahan niya ito. Hindi pwedeng matapos sila ng ganun-ganun na lamang. Dahil lang sa nag-resign ito, hindi siya makakapayag. She wants her back. Mami, bakit ka po nag-resign? Paano na po tayo? Sinong magbabayad ng kuryente, tubig at kung ano-ano pa? Mami naman eh. Reklamo nito sa akin nang ibalita kong nag-resign na ako sa trabaho. Grabe, para siya yung nanay sa aming dalawa. Si Inday ay patawa-tawa lamang sa isang tabi. Kaya pala minsan ay sumasakit na yung ulo niya sa anak ko. Ngayon ay naiintindihan ko na. Kaya nga hanap ako ng bagong trabaho, anak. Ang OA naman ng reaction mo. Baka nakakalimutan mo, 4 years old ka pa lamang. Aba't inirapan pa ako. Maldito talaga tong batang to. Ewan ko po sa'yo, mami. Tsaka ito lumabas para maglaro na. Sana nga ay wag niya nang tarayan yung mga kalaro niya. Mahirap na. Baka matakot at hindi siya kalaruin. I smell something fishy, madam. Bakit ka nga ba nag-resign? Pagtatanong din sa akin ni Inday. Ewan ko sa'yo, Inday. Bumili ka na lamang ng ulam sa labas. Tinatamad ako magluto. Sabi ko, sabay sandal sa sofa. Binigyan lamang ako ng kakaibang tingin. Baka nafa-fall in love ka na sa boss mo, ma'am. Nang mapansin nitong galit na ako, ay lumabas na nga siya ng bahay. Grabe kong mangasar. Kung siya kaya yung asarin ko, padamihin ko yung lilinisin niya. Makakapagpahinga na sana ako eh. Ipipikit ko na sana yung aking mga mata para matulog. Nang maalala kong pwede palang pagtanungan ni Darius yung mga empleyado doon tungkol sa akin. Lalo na si Pia. Madaldal pa naman ang babaeng yun. Bakit mas lalo ako na-stress? Maya-maya ay tumunog ang aking cellphone at pangalan ni Pia ang nag-pop up doon. Bes, huwag kang magagalit sa akin ha. Huwag kang maiinis, huwag kang magagalit, ipangako mo yan. Wika nito sa akin, mukhang kinakabahan ng gaga. Kasi naamin ko sa boss natin na may anak ka ni. Nung umalis ka kahapon, abay tinanong ako ng tinanong. Kaya ayun, napaamin ako. Halos mabagsak ko ang aking cellphone. Pero ano naman kung nalaman ni Darius na may anak na ako? Isa pa, hindi naman niya alam na sa kanya yun. Tsaka anong pakialam niya ron? Pero baka dahil doon ay mapaisip siya. Anong naging reaksyon niya nung nalaman niya yun? Kinakabahan ako sa pwedeng maging sagot ni Pia. Grabe kasing bunga nga yan. Bakit hindi mapigilan? Parang gusto niya yung nalaman niya. Tsaka bes, akala mo hindi ko malalaman ha? Leche kang babae ka. Ex-husband mo pala yun. It means siya ang daddy ni Madison. Sinasabi ko na nga ba? Paano mo nalaman yan, Pia? Sinong nagsabi sa'yo? Baka mamaya ay may nakakaalam na sa company. Mayayari na ako. Hindi pwede yun. Baka ako ang maging source of chismis at ang anak ko. Inamin sa akin ni boss. Kaya ka pala nag-resign ha? Ano, may feelings ka? O takot ka lang na malaman niya yung tungkol kay Madison? Wika ni Pia sa akin. Oo na, takot na kong takot. Takot ako na mawala sa akin si Madison. Gaga ka ha, huwag mong ipagkakalat. Alam mo bes, parehas lang kayo ng sinabi. May daddy naman pala si Madison. Pero ang iniisip ko bes, di ba sabi mo iniwan ka niya para sa ibang babae? Asa na yung babaeng yun? Hindi ko na alam at wala na akong balak alamin. Tumahimik ka na nga, gaga ka. Baka mamaya, ipagkalat mo pa. Kakalimutan ko talagang kaibigan kita. Oo naman, tahimik lang ako. Pero ano ba't hindi mo pa sabihin kay Madison ang tungkol sa daddy niya?
Hindi ko alam yung isasagot ko kay Pia, kaya pinatay ko na rin ang tawag. Sasabihin ko na lamang pag tumawag ulit siya ay nawalan ako ng signal. Ang bilis ng tibok ng aking puso, parang may nagkakarera. Natatakot ako na kinakabahan. Marianne? Paul, ikaw pala. Wala ba siyang pasok sa trabaho? Grabe ang lalaking to, bigla-bigla na lamang sumusulpot. Bakit parang takot na takot ka? Naguguluhan itong tanong. Sinabi ko na rin sa kanya yung tungkol sa pagre-resign ko. Tinutulungan pa nga ako nitong maghanap ng trabaho. Wala naman. Sabi pala ng boss namin, kakausapin kanya bukas. Kaya dahil sa tuwa ko, ay napayakap ako rito. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Walang anuman basta para sa'yo. Habang si Darius ay inis na inis dahil hindi niya mapuntahan si Marianne dahil may mga kailangan siyang asikasuhin na may kinalaman sa company. Habang nakikinig sa meeting ay wala sa dinidiscuss ang kanyang isipan. Gusto niyang makita si Marianne at sa tuwing sumasagi sa isip niya na baka si Paul ang kasama nito ay sumisiklab ang galit niya sa kanyang dibdib. Isa pa, kailangan niyang malaman kung sino ang ama ng bata. Papa Paul, wala ka po bang pasok sa work mo? Tanong ni Madison sa kanyang Papa Paul. Wala, day off ko ngayon, kaya makakapaglaro tayo. Sagot ni Paul sa anak ni Marianne. Tsaka alam mo Madison, kahit naman may work yung si Papa Paul mo, absent yan, makasama lang kayo ng mami mo. Wika ni Inday. Ate Inday, bitter, walang jowa. Sabi ng bata kaya malakas na tumawa si Marianne at Paul. Madison, sino bang kamukha mo? Tanong dito ni Paul. Siyempre si mami ko, pareho kaming maganda. Natouch si Marianne sa sinabi ng anak. Naman, pareho kayong maganda. Tsaka pinunasan ni Paul ang dumi sa gilid ng labi ni Madison. Thank you po. Kitang-kita ni Marianne kung gaano ka-close si Paul sa anak niya na baka kapag si Darius na ang kaharap nito ay mag-iba na ang kanyang anak. Marianne, ayos ka lang ba? Tanong ni Paul at hinawakan ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Oo, ayos lang ako. Kahit alam naman ni Marianne sa sarili niya na hindi. Dahil naayos na ni Darius ang lahat, ay mapupuntahan niya na si Marianne. Mabuti na lang talaga at alam niya na kung saan ito nakatira kaya madali niyang hinanap. Kumatok si Darius sa pintuan ng bahay. Laking gulat niya na ang batang babae ang nagbukas ng pintuan. Tinaasan siya nito ng kilay. Maldita ang bata, mukha pa lang ihalata na. Ate Inday! Bigla itong sumigaw, pero isa lang ang alam niya. Nakamukhang kamukha ito ni Marianne, magkahawig na magkahawig ang dalawa, pareho ring mataray. Ate Inday, may tao, sabi ng bata sa tinawag nito kanina, kaya napatingin sa kanyang babae at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa, parang may inaalam. Mister, ano pong kailangan ninyo? Tanong sa kanya nung Inday, habang ang bata ay nakakross arms lang at iniintay kung anong sasabihin niya, hindi tuloy siya makapagsalita. I want to talk to Marianne, nakinagulat ng bata at parang hindi din ito nagustuhan ng kanyang sinabi. Hindi na siya magtataka kung ito na nga yung anak ni Marianne, ngunit kailangan niyang malaman kung sino ang ama na to. Ano pong kailangan niyo sa mami ko? Bakit niyo siya hinahanap? Mataray na tanong ng bata na nakapamewang. May tatanong lang sana ako sa kanya, wika ni Darius at pumantay sa batang babae. At sa wakas, pinapasok siya ng mga ito. Este nung Inday pala kasi ayaw ng bata. Ano pong itatanong niyo sa mami ko? Tanong ng bata sa kanya habang nilalaro nito ang kanyang Barbie doll. Pansin niyang gigil na ito sa laruan, kaya imbis na umayos ang buhok ng Barbie ay lalo yung ginugulo. Ang daddy mo, asan siya? Tanong niya sa bata. Akala niya ay sasagutin nito yun, pero nanatili itong tahimik hanggang sa bumalik na yung Inday na may dalang juice at sandwich. Bakit ko po sasabihin sa'yo? Close po ba tayo? Tsaka sabi ng mami, don't talk to strangers. Wika ng bata, sabay irap. Si Inday naman ay kinakabahan. May bad feelings siya. Kakaiba kasi yung tingin ng lalaki kay Madison. Bakit niya ba kasi pinapasok ito sa bahay? Siyempre, simple lang naman dahil gwapo. Pero mukhang masamang loob pero mukha namang mayaman. Malas nga lang nung lalaki dahil natatarayan ito ng alaga niya at hindi makapalag. Tinatawag niya ang mamarian niya ngunit hindi ito sumasagot. Stress na talaga siya. I'm Darius Montemayor. Ngayon, hindi na ako stranger. Kilala mo na ako.
Wika ni Darius sa bata, inirapan lamang siya na to. Maldita talaga eh. Ah, mister, siguro po bumalik na lamang po kayo. Ang amo ko po kasi may kausap, yung boss niya sa bagong trabaho at yung batang sutil lang po yung kakausapin niyo. Umalis na po muna kayo. Wika ni Inday sa lalaki. Yaya, susumbong kita kay mami. Pinapaalis mo yung bisita niya. Natawa na lamang si Dario sa sinabi ng bata. Mabait din pala ito. Diba? Tinatanong mo po kung sino yung daddy ko? Oo, sino ba yung daddy mo? Pati si Inday ay hinihintay din ang magiging sagot ng kanyang alaga. Hindi ko rin po kasi kilala eh. Kasi hindi ko pa siya nakikita simula nung baby pa ako. Wika nito habang pinapatulog kuno ang kanyang manika. Hindi siya kinukwento ng mami mo? Tanong pa ni Darius. Kinuwento po. Eh anong sabi ng mami mo? Ang sabi ng mami ko, iniwan kami ni daddy para sa ibang babae. Iniwan niya kami kasi hindi niya naman mahal si mami. Hindi niya kami mahal. Nagpunta sila sa malayo. Tapos nasaktan si mami ko dahil sa daddy ko. Kaya kaming dalawa lang ngayon. Hindi batid ni Darius kung bakit iba ang naging epekto sa kanya ng sagot ng bata. Iniwan niya si Maria noon para makasama si Cindy. Iniwan niya si Maria noon at sinabing hindi niya na ito mahal, kaya nasaktan niya si Marian. Kaya posibleng siya ang ama ng batang kausap niya ngayon. Hindi alam ni Marian kung bakit siya ay kinakabahan. Nakausap niya na yung boss ni Paul. Tanggap na siya sa trabaho. Pagbukas niya ng cellphone ay nakailang missed calls na si Inday. Bakit kaya ito tumatawag? Inday, bakit ka tawag ng tawag kanina? Ang bilis ng tibok ng puso ni Marian. Pakiramdam niya ay may kakaibang nangyayari. Ah, ganito kasi yun ma'am. May pumunta ditong lalaki. Gusto daw po kayo makausap, eh wala naman po kayo. Kaya si Madison na lamang yung kinakausap niya ngayon. Halos mapasigaw si Marian sa loob ng jeep dahil sa labis na pagkagulat. Anong itsura ng lalaki, Inday? Aba ma'am, syempre gwapo. At saka bagay kami, este kayo pala. Oo, bagay kayo. At kung hindi mali yung pagkakarinig ko, ay Darius Montemayor ang pangalan niya. Yun ang sabi niya kay Madison. Wika ni Inday sa kabilang linya. Ano ka ba naman, Inday? Ilayo mo si Madison sa kanya. Papasukin mo si Madison sa kwarto at paalisin mo yung lalaking yan. Wika ni Marian kay Inday. At sa kamalas-malasan ba naman ay nalobat pa siya, kaya namatay ang kanyang cellphone. Sabi ho ng amo ko ay umalis na kayo. Magalang na sabi ni Inday sa lalaki na ngayon ay kalong-kalong na ang alaga niyang umiiyak dahil nagkwento ito sa lalaki. Something's fishy. Bakit gustong paalisin ng Ma'am Marian niya ang lalaki? Hindi ako aalis. Hihintayin ko si Marian. Kailangan namin mag-usap. Hanggang sa napansin ni Inday na tulog na ang kanyang alaga. Nagulat siya nang itanong ng lalaki sa kanya kung saan ang kwarto ng alaga niya na tinuro niya naman. Hindi kaya ito ang daddy ni Madison? Akala ni Marian pag uwi niya ay wala na si Darius doon. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang nakaupo ito sa sofa na tila siya ay inaantay. Anong ginagawa mo dito? Galit niyang tanong sa lalaki. Baka kung ano yung ginawa nito sa anak niya, este anak nila, baka tinakot pa nito ang bata. We have to talk, Marian. Wika sa kanya ni Darius. Bobo ka ba o sadyang tanga lang? Ano bang ginagawa natin? Nag-uusap na tayo, di ba? Sarkastikong tanong ni Marian kay Darius na ngayon ay hindi na malaman kung ano ba ang unang dapat tanungin at sabihin. Is she my child? Nagkaanak ba tayo? Daig pa ni Marian ang sinaksak ng libo-libong patalim dahil sa walang kwentang tanong ni Darius. Paano kung sabihin kung hindi? Hindi ka naman maniniwala, di ba? Ngayon alam mo na, umalis ka na. Wika niya kay Darius na may namumuunang galit sa kanyang loob. I won't leave. Kung aalis man ako, isasama ko kayo ng anak ko. Napahalakhak si Marian dahil sa sinabi ng lalaki. Hinding-hindi siya sasama rito at ganun din si Madison. Anak? Si Madison? Paano mo siyang naging anak? Ikaw lang ang ama niya sa dugo, Darius. At nagpakaama ka ba sa kanya? Di ba mas pinili mong sumama sa ibang babae? Di ba? Hindi mo sinabi sa aking buntis ka bago tayo naghiwalay. Wala akong alam, Marian. Sigaw sa kanya ni Darius. Si Inday naman ay salit-salitan ang tingin sa kanilang dalawa. Please po, mawalang galang na ho. May bata pong natutulog sa kwarto, baka po magising. Sabi ni Inday
Kaya napatingin dito si Marianne. Tumahimik naman ang katulong. Paano ko sasabihin sa'yo kung nakikipaghiwalay ka na sa'kin? Kung napirmahan ko na rin ang annulment nung pinilit mo ko? Paano? At hindi kailangan ng anak ko yung isang amang katulad mo? Ang kapal naman ng mukha nitong sumbatan siya kung bakit hindi niya sinabi. Ngayon, napatunayan na talaga ni Marianne na gago ang lalaking kaharap niya. Napakakapal ng mukha. Sinubukang hawakan ni Darius si Marianne, ngunit hindi siya nito hinayaan. Malakas siyang itinulak nito at dinuduro. Bakit hindi ko pinaalam? Dahil wala kang karapatang malaman pagkatapos ng ginawa mo. Kaya please, umalis ka na. Huwag mo na kaming guluhin ng anak ko. Dahil hindi ka naman namin kailangan. Hindi ka niya kailangan. Matapang na sigaw ni Marianne kay Darius. Kailangan niya ng ama Marianne. Napatawa tuloy si Marianne dahil sa sinabi na to. Nandiyan naman si Paul at ito yung tinuturing na ama ng kanyang anak na mas mabuting tao pa kaysa sa lalaking kaharap niya ngayon at kausap. Kung yun yung pinoproblema mo, huwag kang mag-alala. Dahil simula noong 2 years old si Madison, isa lang yung tinuturing niyang ama at si Paul yun, kaya hindi kanya kailangan. Sigaw pa ni Marianne. The F, Marianne. Ang lalaking yun, hinahayaan mong maging ama ng anak natin, samantalang ako hindi. May halong pait ang pagkakasabi ni Darius sa mga salitang yun. Oo at tama ka. Gusto kong siya na ang maging ama ni Madison dahil sasagutin ko na siya. Parang sinagasaan ng tren si Darius dahil sa kanyang narinig. Kaya pwede ba umalis ka na lang? Baka gusto mong tumawag pa ako ng tanod. At utang na loob, baka magising pa yung anak ko. Sabi ni Marianne na hindi talaga magawang kumalma. Aalis ako Marianne, pero babalik ako. Hindi ko hahayaan na hindi ko makakasama yung anak ko. Babawiin ko kayo. Ang iniwang salita ni Darius bago ito umalis roon. Napatingin si Marianne kay Inday na ngayon ay nanginginig na sa takot dahil akala niya siyang may kasalanan ng lahat. Si Madison ang nagbukas ng pintuan kanina ma'am. Guilty nitong sabi. Hindi na muna pinansin ni Marianne ang katulong. Nagdiretso siya sa kwarto ng kanyang anak. Hindi niya naman inaasahan na susunod si Inday dahil may gusto pala itong sabihin sa kanya. Yung lalaki po kanina na daddy niya pala yung nagbuhat sa kanya. Nagkwento siya dun sa lalaki kanina kaya nakatulog rin siya sa bisig nito dahil sa kakaiyak. Paliwanag ni Inday kay Marianne na tanging tango lamang ang tinugon sa kanya. Sa susunod, aayusin mo. Paano kung ibang tao yung napagbuksan ni Madison? Unahin mo yung pagbabantay sa anak ko Inday bago yung ibang bagay at huwag ka na rin magpapasok, lalo na yung lalaking yun. Napatango-tango na lamang si Inday. Kinabahan siya talaga kanina dahil akala niya ay bubuga ito ng apoy. Pero siya talaga ang daddy ni Madison. Pangulit pa ni Inday nang samaan ito ng tingin ni Marianne. In fairness ma'am ha, gwapo ng ex-husband mo, sabi pa ni Inday. Kaya napairap na lamang si Marianne. Iba talaga tong katulong niya. Akala ni Marianne ay nabawasan o nawala na ang galit niya kay Darius. Pero nandoroon pa rin pala yun at mas lalo pang lumaki at nadagdagan. Hinalikan niya sa noo ang anak niyang si Madison. Mabuti na lang at tulog ito kaya wala itong narinig o nasaksihan sa kanilang pag-aaway ni Darius. Tsaka siya lumabas mula sa kwarto ng anak. Naabutan niya si Inday na naglilinis na ng bahay. Ano yan? Umiiyak kayo ma'am? Dapat strong lang para kay Madison. Pangaasar nito sa kanya. Tsaka tinuloy ang paglilinis. Nagpunta sa CR si Marianne. Humarap siya sa salamin. Makikita pa rin pala sa mga mata niya ang sakit na naidulot ni Darius. Parang muling nawasak ang kanyang sarili. Hanggang sa unti-unti nang nagsipatakan ang kanyang mga luha. Natatakot siya na baka kunin ni Darius ang kanyang anak dahil magagawa naman ito lahat pero handa naman siyang gawin ng lahat at siya ay lalaban din. Hindi niya hayaang mangyari yun. Pagkatapos magdrama ng saglit ay naghilamos na si Marianne tsaka siyang umiti sa salamin. Isang ngiti para maitago ang lahat. Kailangan niya maging matatag para sa kanyang anak. Anong ginagawa mo dito ma'am? Galit na tanong ni Darius sa kanyang ina. Bumalik na din pala ito ng Pilipinas at mukhang sumunod dito sa kanya. Bumalik ako para bantayan ka at baka balikan mo na naman yung walang kwentang babaeng yun. Wika ng kanyang ina at alam niya kung sino ang tunutukoy na to. Walang iba kundi si Marianne. Stop this ma'am. Balikan mo na lamang si Cindy doon. Kawawa naman at baka makapatay na yun. How can you say that to your wife?
Tanong nito na hindi makapaniwala, "Wife, eh di ba nakipaghiwalay na siya kay Cindy? Kaya nga siya umalis ng Canada? She's not my wife. Si Marian lang ang asawa ko na napilitan kong iwan noon dahil sa kagustuhan yung piliin ko si Cindy. Dahil kung hindi ko siya pipiliin, magpapakamatay yung babae." Hindi nakapagsalita ang kanyang mami. Ang galing naman talaga. Sinundan pa talaga siya para bantayan lang. Kaya nga siya bumalik ng Pilipinas para makalayo na sa mga ito. Cindy's parents is so disappointed. Alam mong malaki yung utang na loob natin sa pamilya nila. Tapos ihiwalayin mo lang si Cindy. Naging mabuting asawa naman siya sa'yo at masaya naman kayo noon sa Canada. Sarkastikong tumawa si Darius. Anong masaya dun? Yung magpanggap na masaya ka araw-araw? Na kinokontrol ka ng mga tao sa paligid mo? Yung napilitan kang iwan yung mahal mo dahil kailangan? Kaya hindi mo man lang nalaman na nagkaanak ka pala sa kanya? Kaya yung anak mo lumaki ng walang ama? Yun ba yung masayang tinutukoy ng kanyang mami? Kasi kung ganun ang saya, mas mabuti pang mamatay na lamang. Bumalik ka sa Canada. Alam mo hindi pa pinipirmahan ni Cindy yung divorce. Pwede nyo pang ayusin ang lahat. Maayos pa. Hindi nagugustuhan ni Darius ang mga lumalabas sa bibig ng kanyang mami. Ano bang klaseng ina ito? Bumalik kayo kung gusto nyo. Pero ako, mananatili ako rito dahil nandito yung buhay ko. At si Cindy, kung magpapakamatay siya dahil sa hiniwalayan ko siya, then gawin niya. Sinong tinakot niya? Alam naman natin na hindi niya kayang gawin yung sinasabi niya. Sigaw pa ni Darius. Kakadating lamang niya, pero muli siyang umalis sa mansyon. Mas mabuti pang i-check na lamang niya sila Marian. Gusto niya makita ang kanyang anak, ang kanilang anak. Gusto niyang mabawi ang mag-ina niya at makasama ang mga ito. Papa Paul, alam mo may lalaki nagpunta dito. Tapos sabi niya gusto niya makausap si Mami. Kaso wala si Mami, kaya ako yung kinausap niya. Nakikinig si Marian sa pagkukwento ng anak niya kay Paul. Sino daw siya? Takang tanong ni Paul sa bata. Hindi ko po tanda yung name niya eh. Pero nagkwento ko sa kanya. Tapos umiyak pa ako sa kanya. Nakakahiya nga po eh. Pagdating talaga kay Paul, nawawala ang katarayan ng kanyang anak. Sa susunod, huwag kang magkukwento sa kung sino-sino ha. Sa akin ka na lamang magkwento. Sabi ni Paul bago pinisil ang pisngi ni Madison. Sabi mo po eh, tsaka alam mo po, may sasabihin sa'yo si Mami. Wika ni Madison na hindi mapigilan na mapangiti. May sasabihin ka sa akin, Marian? Tanong ni Paul. Bahagya tuloy na mula si Marian, kaya si Inday na katabi niya ay natatawa na lamang. Mami, nagbablash ka po. Nagbablash ka? Pangaasar ni Madison kay Marian. Ayos na sana at sasabihin na niya nga sana nang may marinig silang sumisigaw sa may labas ng bahay. Marian! Kaya agad na napalabas si Marian. Nakita niya si Darius, pero parang may mali. Parang may kakaiba sa lalaki. At kung hindi siya nagkakamali, ay lasing nga ito. Marian, please give me one more chance. Marian, kilala mo ba siya? Napatingin tuloy sa kanya si Paul. Papa Paul, siya po yung lalaking nagtanong sa akin. May halong tuwang sabi ni Madison nang mamukaan si Darius at lingid pa rin sa kalaman niya na ito ang kanyang daddy. Lumapit si Marian kay Darius dahil nakakagulo na ang lalaki at baka machismis pa sila dahil nakikinig na rin ang mga kapitbahay. Nagulat si Marian nang bigla na lamang hawakan ni Darius ang kanyang braso tsaka ito tumingin sa anak nila na nasa tabi ni Paul. Si Madison ay iba na ngayon ang tingin kay Darius dahil sa paraan ng pagkakahawak nito sa kanyang mama. Nakita niyang nasasaktan ng kanyang mama. Akala niya pa naman ay mabait ang lalaki pero mukhang salbahe ito. Lumapit na si Paul para sana tanggalin ang pagkakahawak ni Darius kay Marian pero nagulat ang lahat nang biglang suntukin ni Darius si Paul. Papa Paul! Agad na lumapit si Madison para tulungan ang kanyang Papa Paul. Ganon din si Marian at tinulungan nga si Paul. Nabitawan na siya ni Darius. Bad ka! Akala ko pa naman mabait ka. Bakit ka nang gugulo? Sabi mo, gusto mo lang makausap ang mami ko. Dahil ba hindi kanya gusto? Kasi bad ka! Bad ka! Sinuntok mo si Papa Paul. Umiiyak na sabi ni Madison. Ako ang daddy mo. Hindi na napigilan ni Darius ang sarili na aminin sa bata ang totoo dahil kailangan naman itong malaman si Madison na hindi alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng lalaki. Kayo po ang daddy ko? Kaya po ba gusto niyo makausap si mami?
Mami, siya po ba ang dad ko? Mahinanakit na tanong ni Madison kay Darius bago binaling ang tingin sa kanyang mami. Kung kayo po yung daddy ko, hindi po namin kayo kailangan. Bumalik na lamang po kayo din sa babaeng pinalit niyo sa amin ng mami ko. Umalis na lang po kayo ulit. Hindi namin kayo kailangan. At saka may Papa Paul na ako. Siya na lang din yung daddy ko. Sabi ko na nga ba eh, bad ka. Bad ka. Kasi ikaw yung daddy ko kaya bad ka. Go away. Totoo po ba yun, mami? Yung lalaki po ba kanina siya po yung daddy ko? Umiiyak na tanong ni Madison. Nasa loob na sila ng bahay. Si Paul ay pinauwi muna ni Marian at sinabing bukas na sila mag-usap. Oo anak, siya ang daddy mo. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa iyo na nakita ko na ulit yung daddy mo. Paliwanag ni Marian, pati si Inday ay nakikiyak na rin sa mag-ina. Nakakasinghot-singot pa nga ito at nadadala na rin. Pero mami, bakit po siya nandito? Ayaw na po ba nung isang family niya kaya siya nalapit sa atin? Ganun po ba mami? Ang bad-bad niya po. Kasi gusto kanyang saktan. Tapos sinuntok niya pa po si Papa Paul. Hindi na matigil ito sa pag-iyak. Yakap-yakap nito ang teddy bear na iniregalo ng mami niya sa kanya nung kanyang birthday. Hindi na din alam ni Marian kung paano patatahanin ang anak. Mas lalo tuloy siyang nagalit kay Darius. Huwag kang mag-alala anak. Gagawa ng paraan ni mami para hindi na siya makalapit sa atin. Hindi ka niya makukuha sa akin. Poprotektahan ka ni mami. Hindi ka niya masasaktan. Pag-aalo ni Marian kay Madison. Mami, I hate him. I really hate him. Bad talaga siya. Ayoko po sa kanya. Dapat hindi na lang siya yung naging daddy ko. Ayoko sa kanya, mami. Ayoko. Kinarga na lamang ni Marian ang anak niya para ito ay patahanin. Hanggang sa nakatulog na nga ito habang karga-karga niya. Dinala niya ito sa kwarto at doon ay hinihiga. Naglagay siya ng harang baka kasi mahulog ang bata. Napansin niya ang mga tingin sa kanya ni Inday. Naawa ito sa kanya at kitang-kita ito sa mata ng kanyang katulong. Naiinis siya. Bakit pa kasi kailangan bumalik ni Darius sa Pilipinas? Bakit hindi na lamang ito nag-stay doon sa Canada? Bakit kailangan pa silang guluhin? Bakit? Halos hindi kayanin ni Marian na makitang umiiyak ang kanyang anak. Grabe, masama din pala yung ugali ng ex-husband mo, ma'am. Nanununtok eh wala namang ginagawang masama si Paul. Kaya pala galit na galit ka din sa kanya eh. Hindi ko na siya crush. Hindi alam ni Marian kung matutuwa ba siya o ano. Minsan talaga, ang sarap sa bunutan ni Inday. Mamaya na lamang papakainin si Madison pag ito ay nagising. Dapat sana kanina pagkatapos ng usapan ay kakain sila kasama si Paul. Ngunit ng gulo ang pesting si Darius. Ma'am, pwede mo sa akin nilabas ang sama ng loob mo. Magkwento ka sa akin. Wika sa kanya ni Inday. Tapos na silang kumain. Niyaya niya ito kasi wala naman siyang kasabay. Siguro maganda rin kung maikukwento nga niya ang kanyang saloobin. Basta na lamang niya ako iniwan at sinabing ayaw niya na sa akin. Pinapapirmahan niya yung annulment papers dahil pakakasalan niya raw si Cindy na gusto ng demonyo niyang nanay para sa kanya. Nung araw na yun, dapat sasabihin ko sa kanyang buntis ako eh. Pero naunahan niya ako nang nilapag niya agad yung annulment. Inalam mo ba yung rason niya, ma'am? Kasi baka may rason naman po siya kung bakit niya ginawa yun. Ang alin? Ang iwan ako para sa ibang babae? Kasi alam mo, nabalitaan ko na lamang nagpunta sila sa Canada eh. Habang ako dito sa Pilipinas nag-iisa. Sagot ni Marian kay Inday. Sa tingin niyo po, mahal niya talaga yung babae? Bakit niya pakakasalan kung hindi niya mahal? At yung sinabi niya sa akin na kaya siya nakikipaghiwalay ay dahil nawala na raw ang pagmamahal niya sa akin at si Cindy na daw ang mahal niya. Ang sakit lang, Inday. Kaya po pala, pero bakit ayaw niyo po siyang bigyan ng second chance? Baka naman po bumalik siya para sa'yo dahil gusto niya kayo makasama. Gusto niya kayong makasama. Natawa na lamang siya sa sinabi ni Inday. Hindi na namin siya kailangan ni Madison. Hindi na, ayoko na, Inday. Hindi ko na siya tatanggapin pa sa buhay namin. Mabuti pa, bumalik na lamang siya kay Cindy. Bumalik na lamang siya sa Canada. Kaysa naman ginugulo niya kami dito. Wala naman siyang kwentang tao. Ma'am, may karapatan na rin po siya para kay Madison dahil anak niya rin yun. Paano po kung kunin niya sa inyong bata? Wala po tayong magagawa. Lugi tayo dahil siyang mas may kapangyarihan at may pera. Suggestion pa ni Inday. Hindi niya makukuha sa akin yung anak ko, Inday. Hindi siya makakalapit kay Madison.
At kung makakalapit man siya kay Madison, si Madison mismo ang magtataboy sa kanya, maski anak niya ay ayaw naman sa kanya. Tumabi ako sa anak ko natutulog. Niyakap ko ito. Sa totoo lang, ay natatakot ako na baka mawala siya sa akin, na baka isang araw pagising ko, ay pinili na niya ang kanyang daddy, na baka kunin siya sa akin ni Darius. Kinabukasan, ay nagising akong wala sa tabi ko si Madison. Paglabas ko ng kwarto ay kumakain na ito at naririto pala si Paul at may dalang pagkain. Gutom yung anak ko dahil noong gabi ay hindi naman siya kumain. Agad ako nilapitan ni Paul para tanungin kung okay lang ako. Ayos lang ako, Paul. Tumangol lang ito at bumalik sa upuan. Umupo doon sa tapat ni Madison. Pansin ko na palagi niyang binabaling ang tingin sa akin, na parang inaalam kung okay lang ba talaga ako. Ex-husband mo pala yun? Tanong nito habang tinutulungan ako magligpit. Si Madison ay hinayaan ko na munang maglaro sa labas ng bahay. Binabantayan din naman siya ni Inday kaya ayos lang. Huwag mo nang banggitin pa. Kinakalimutan ko na nga eh. Sorry nga pala kung nasapak ka ha. Sabi ko at pasimpleng tumawa. Pero nagpapasalamat ako dahil nalaman kong handa niya pala akong ipagtanggol kahit kanino at wala siyang takot. Paul, alam mo sa tingin ko, dapat matagal ko na itong ginagawa eh. Ilang taon ka na rin nagtitiis na manligaw sa akin, pati anak ko niligawan mo na rin. Kaya sinasagot na kita. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi at kaagad kong niyakap. Thank you, Marian, at binigyan mo ko ng pagkakataon. Pangako, magiging mabuting boyfriend ako sa iyo. Anito, at mababakas ang saya sa kanyang boses. Samantalang ako naman ay nangangamba. Sana lamang, handa na nga ako magmahal ulit at hindi lang siya isang panakipbutas dahil ako naman ang makakasakit ng damdamin. Pero alam ko naman na matagal na rin itong gusto ni Madison dahil gusto niya si Paul para sa akin. Mapapasaya ko ang aking anak. Anong ginagawa mo sa sarili mo, anak? What the hell is happening to you? Galit na tanong kay Darius ng mami niya nang abutan siya nito sa kwarto na nagiinom. Ilang bote na ng beer ang nagkakalat doon. Bakit hindi nyo tanungin yung sarili nyo, ma'am? Bakit nga ba ako naging ganito? Bakit ang gulo-gulo na ng buhay ko? Bakit hindi na masaya? Wika ni Darius at mapaklang tumawa. Dahil lang sa babaeng yun nagkakaganyan ka? That woman is a trash. Wala siyang kwenta. Ang layo-layo niya kay... Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil pinutulaga dito ni Darius. Malayo siya kay Cindy. I don't care. Hindi niyo siya gusto? Anong pakialam ko? Siya ang mahal ko at wala kayong magagawa doon. Nagawa ko siyang iwan para sa inyo. Nagawa ko siyang saktan. Tsaka hinawakan ni Darius ang isang bote para ipukpok sa kanyang ulo. Mabuti na lamang at naagaw yun ng kanyang mami. Parang gusto na lamang niyang mamatay. Si Marian ayaw na sa kanya. Yung anak niya, hindi siya kayang tanggapin bilang ama na to. Napakasakit noon. Aanhin niya pa ang lahat ng yaman sa mundo kung wala rin naman siyang paglalaanan. If his life was just a mess, aanhin niya pa ang lahat ng meron siya. Just leave, mama, kung ayaw mo magpakamatay pa ako sa harap mo. Kaya walang nagawa ang ginang kundi umalis sa kwarto ng anak. Naiisip ni Darius, bakit hindi na lamang niya yumpog yung ulo niya sa pader nang matapos na ang lahat-lahat dahil sobrang sakit na. Pagkatapos makapag-isip-isip, ay inayos na ni Darius ang sarili. Tama na ang pagpapakalasing niya. Wala naman siyang mapapalaroon. At paano siya tatanggapin ng mag-ina niya kung ganoon siya? Kailangan niyang ayusin ang kanyang sarili. Bakit ang happy mo yata, baby girl? Tanong ni Inday kay Madison. Sa totoo lang, ngayon niya lamang nakitang ganoon kasaya ang kanyang alaga. Palagi na lamang niya kasi itong nakikitang nakabusangot o kaya minsan ay malungkot ang muka. Na tila ba dala-dala nito ang lahat ng problema sa mundong ibabaw? Siyempre naman po, Yaya, kasi si Mami na at si Papa Paul at saka hindi na nanggugulo yung daddy ko. At kung pupunta man po siya dito, itataboy ko po siya. Hindi ko siya gustong makasama because I really hate him. Wika ni Madison kay Inday. Tinuloy na lamang ni Inday ang paglilinis. Pero ang totoo ay naawa talaga siya sa lalaking yun. Nakikita niya kasi sa mata ng lalaki na mahal naman ito ang kanyang Ma'am Marian at si Madison. At saka diba, hindi naman masama ang magbigay ng second chance. Naisip ni Madison na maglaro sa labas ng bahay.
Nang makita niyang nasa labas ang daddy niya, ay babalik na lamang pala siya sa loob. Ngunit nahawakan nito ang kanyang braso sa paraang hindi naman siya masasaktan. "Don't touch me po. Ayoko sa inyo." Sigaw niya kay Darius. Mukhang ayaw na ayaw talaga sa kanya ng bata. Kahit hawakan niya lamang ito ay ayaw. Matapang ang mga mata nitong nakatingin sa kanya at kita niya doon ang labis na pagkagalit. "Gusto ka lang makasama ni daddy. Hindi naman kita kukunin sa mami mo eh. Kahit saglit lang anak." Halos magmakaawa na sabi ni Darius sa bata, ngunit hindi siya nito pinakinggan at tinanggal nito ang pagkakahawak niya sa braso nito at kagad na pumasok sa bahay. Pabalibag na sinarado ang pintuan. Parang sinaksak ng libo-libong patalim si Darius sa mga oras na yun. Ang sakit pala eh kapag sarili mong anak yung nagtataboy sa'yo. Si Inday ay nakita naman pala ang nangyari, kaya mas lalong nadagdagan ang awa niya sa lalaki. At alam niyang mali ang ginawa ng alaga niya dahil nawalan ito ng respeto sa sariling ama. "Bakit hindi mo bigyan ng second chance yung daddy mo, Madison? At saka narinig mo ba yung sinabi niya? Hindi ka naman daw niya kukunin sa mami mo. Daddy mo pa rin siya kahit anong mangyari." Paliwanag ni Inday sa bata. Ngunit ang mga sinasabi niya ay hindi naman pala nito pinakikinggan. "Because I don't want to. Ayoko sa kanya at may daddy na ako. Si Papa Paul. I don't need him. Hindi ko siya kailangan. Galit ako sa kanya at hindi ko rin siya love." At saka ito nagpunta sa kwarto. Hindi naman sa nangingialam si Inday, pero mali talaga yung ginawa ng kanyang alaga. Mali ang nawawala nito ng respeto. Lumabas siya para kausapin sana ang lalaki, pero wala na ito. Kaya pumasok na lamang siya ulit sa loob ng bahay. Kakausapin niya ulit sana si Madison, kaya kumatok siya sa kwarto na to. Pero hindi siya pa nagbubuksan ng alaga. Narinig niya na parang ito ay nagwawala sa loob. "Hindi ko na alam yung gagawin ko sa inyo. Bahala na nga kayo sa buhay nyo." Naisip ni Inday na maglinis na lamang ng bahay nang siya ay may magawa. Samantalang si Darius ay naisipan na lamang na pumunta sa company. Babalik na lamang ulit siya kapag malamig na yung ulo ng anak niya at kapag nawala na ang galit na to. Habang nagda-drive, nagawi ang tingin niya sa isang restaurant. Itinigil muna niya ang kotse ng saglit at doon niya nakita si Marian na kasama ang isang lalaki, ang manliligaw na to. Ngunit sa mga oras ding yon, tsaka lamang niya na-realize na hindi manliligaw ni Marian ang lalaki. Sa sandaling maglapat ang labi ng dalawa, tila sinagasaan ng tren ang puso niya dahil sa labis ng sakit. "Hindi pwedeng magkamali si Marian. Alam niyang kotse ni Darius ang nakita niya." Malamang ay nakita rin ito kung paano naglapat ang labi nila ni Paul. Ngunit wala naman siyang pinagsisisihan dahil inaamin naman niyang nagustuhan niya ang halik na iyon. Tsaka boyfriend naman niya si Paul, kaya walang mali doon. Maghahawa kamay silang lumabas ng restaurant para bumalik sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Madali siyang natanggap ng boss doon dahil kay Paul, kaya labis-labis din yung pasasalamat niya sa lalaki dahil handa talaga nitong gawin ng lahat para lamang sa kanya. Nang pumunta si Darius sa kumpanya, lahat ng empleyado ay napapaiwas dahil mukhang siya ay bad mood. Natatakot ang mga ito, ngunit ang pinagtataka nila ay bakit ganoon kasama ang araw na to. Siguro ay mas mabuting manahimik na lamang sila kaysa mawalan ng trabaho. Nagkulong na lamang si Darius sa opisina niya at wala siyang pinapapasok na kahit sino. Kulang na nga lang, ipagbalibagan niya yung mga gamit doon dahil sa labis na galit na nararamdaman at selos na rin. Bakit ang Paul na yon ay nabigyan ng chance ni Marian, pero bakit siya hindi? Nung uwian ay agad nang umuwi si Marian at Paul dahil alam nilang naghihintay sa kanila si Madison. Masaya rin sila dahil may dala silang pasalubong para sa bata. Napapangiti si Marian sa isiping magugustuhan ni Madison ang binili nila ni Paul. Ngunit nang makauwi sila sa bahay, ay naabutan nila na umiiyak si Madison at pinagsasabihan ito ni Inday dahil may ginawa na namang kamalditahan ng bata. Mabilis na nag-init ang ulo ni Marian at sinawayang katulong. Wala itong karapatan na sigaw-sigawan ng kanyang anak dahil binabayaran niya naman ito. "Alam niyo po ma'am kung bakit nagiging ganyan yung anak niyo? Dahil kinukonsinti niyo ho. Kung galit kayo sa ama niya, huwag niyong idamay ang bata. Binibrainwash niyo siya kaya pati sarili niyang daddy ay hindi niya magawang galangin. Si Paul nga ay nabigyan ninyo ng chance. Bakit ang dati niyong asawa hindi niyo mabigyan?" Wika ni Inday kay Marian.
Anong karapatan mo na pagsalitaan ako ng ganyan? Alam mo ba yung pinagdadaanan ko? Wala kang alam, Inday. Kaya mas mabuti pa tumahimik ka na lang. Galit na sigaw ni Marian sa katulong. Si Paul ay buhat-buhat na si Madison na umiiyak. Umiyak lang naman ito dahil pinagsabihan lamang ni Inday. Karapatan din po ng dati niyong asawa na makasama si Madison. Yun lang po at sana wag niyong ipagkait yun. Babalik na lamang po ako kapag magliligpit na. Lalabas na po muna ako. Total, yun lang naman po yung puwang ko dito ang maging katulong. Wika ni Inday at lumabas na ng bahay. Tsaka lamang na-realize ni Marian kung ano ang kanyang sinabi. Kung gaano kasakit ang mga salitang binitiwan. Susundan niya sana si Inday pero pinigilan siya ni Paul at sinabing babalik din naman ito. Kaya sabay-sabay silang kumain. Nang bumalik si Inday, papasok na sana siya sa loob ng bahay. Nang makita niya muli sa may bintana na nag-uusap si Marian at si Paul, kaya hindi muna siya pumasok. Napaiwas na lamang siya ng tingin nang halikan ni Paul ang kanyang ma'am Marian. Hindi niya alam kung bakit pero parang may masama siyang nararamdaman. O baka naman guni-guni niya lamang yun kasi alam naman niyang mabuting tao si Paul at tinaasar niya pa nga ito sa kanyang ma'am Marian. Siguro ay nag-iisip lamang siya ng kung ano-ano. Nang umalis na si Paul ay tsaka lamang siya pumasok. Lalagpasan niya lamang sana yung amo niya. Ngunit hinawakan ni Marian ang kamay niya upang siya ay kausapin. Sorry pala dun sa mga nasabi ko ah. Sinabi na sa akin ni Madison kung bakit mo siya napagsabihan. Sorry kung ginudge kita agad. Wika ni Marian. Napatango-tango na lamang si Inday at ayaw na makipagtalo. Hindi naman po sa nangingialam ako ma'am Marian. Pero sana po, turuan niyo naman po si Madison na galangin ang kanyang daddy. Nakita ko po kasi kung paano niya ito itrato. Kahit ano pong mangyari, ama niya pa rin yun. Huwag na po sanang madamay ang bata. Susubukan ko. Wika ni Marian. Nagligpit na lamang si Inday pagkatapos. Hindi na siya muling umimik pa. Ang sa kanya lang naman ay sinasabi niya yung opinyon at alam niyang tama. Ito ba yung pinagmamalaki mong babae? May kahalikang iba? Pag-uwi ni Darius, ayun agad ang bungad ng kanyang mami. Ang larawan ni Marian na kahalikan ng Paul na yun, hindi na nito kailangang ipamukha sa kanya dahil siya mismo nakita niya ang pangyayaring yun. Ngunit alam naman niyang yung Paul ang umalik kay Marian. At saka bakit naman ito pinasusubaybayan si Marian? Wala itong karapatan na gawin yun. Wala ba talaga itong magawa? Dahil sa labis na pagkainis, hindi napigilan ni Darius ang sarili na sigawan ng sariling ina. Kung wala rin naman kayong gagawing mabuti dito sa Pilipinas, bumalik na lang kayo sa Canada, ma'am. Bumalik na lamang kayo sa daughter-in-law nyo na mahal nyo. Kaya ko na yung sarili ko at alam ko yung ginagawa ko. I don't need you here. Hindi nyo na dapat ako sinundan. Paano mo nasasabi yan sa sarili mong ina? Wala kang utang na loob? Sigaw kay Darius ng kanyang mami. Hindi niya na lamang ito pinansin at nagtuloy na sa pag-akit sa hagdan. Mas lalong gumugulo yung buhay niya kapag nasa tabi niya ito dahil lahat na lamang ay pinapakailamanan. Nangangamba tuloy siya. Paano kapag nalaman ito yung tungkol sa apo? Baka lalo silang magkagalit ni Marian pag nagkataon. Hindi niya tinanggap. Bumalik si Darius sa bahay ni Marian. Nalaman niyang wala doon si Marian at ang anak niya kasama si Paul. Hindi niya alam kung bakit parang sinaksak ang puso niya dahil sobrang sakit. Kailan daw ang balik nila? Tanong nito kay Inday. Mamaya babalik din yun. Kumain lamang po sila sa labas. Sagot ng babae. Pinapasok muna niya ito sa bahay. Naisipan niyang sumilip sa kwarto ng anak. Nakita niya ang teddy bear na kanyang binili. Basta lang yung nakalagay sa isang tabi at ngayon ay madumi na. Napansin niya ring sira-sira na yun. Hindi maiwasan na maging malungkot. Tsaka siya bumalik sa sala at umupo sa sofa doon. Hihintayin niya na lamang ang mga ito. Pasensya na kayo ah. Hindi ko napigilan si Madison na sirain yung teddy bear kaya tinahi ko na lamang. At inabutan siya nito ng isang basong tubig. Tumanggi naman si Darius at inilapag na lamang sa mesa ang tubig. Close talaga sila? Medyo nagtaka pa si Inday sa kanyang tanong. Si Paul po ba at Madison? Oo, close po talaga sila. Medyo hindi pa matuloy-tuloy ni Inday ang sasabihin. Napatango-tango na lamang si Darius. Naisipan niyang tignan ang mga frame sa isang tabi. Ngunit parang nawasak siya nang makita yung isa doon. Ang mag-ina niya ay kasama si Paul. Buhat ni Paul ang kanyang anak at katabi si Marian. Kung tutuusin, siya dapat yun.
kung hindi lang siya naging sunod-sunuran noon sa kanyang mami. Mabilis niya na lamang iniwas ang kanyang mga mata. Nagulat si Marian nang pag-uwi nila ay nandoon si Darius. Agad na nagtago si Madison sa kanyang likuran na parang takot na takot ito. Kasama din nila si Paul. Ano na namang ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Marian kay Darius. Gusto ko lang makasama yung anak natin. Mahinahong saad ni Darius. Pwede ba pre? Layuan mo sila. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka na nila kailangan. Saad ni Paul na kinainit ng ulo ni Darius. Ngunit hindi na siya pumatol. May ibibigay rin sana siya sa anak. Quintas iyon na binili niya talaga para dito. Hindi niya nga alam kung magugustuhan nito yun. Pero umaasa siya na sana ay magustuhan. Nang ilabas niya ang maliit na box, pinalapit niya sa kanya si Madison. Gusto niyang siya mismo ang magsuot ng kwintas dito. Ngunit nang lumapit ito sa kanya, ay pinakita rin ito ang suot na kwintas na si Paul naman ang nagbigay. Hindi ko na po kailangan yan. Meron na po akong necklace. Mas maganda pa po dahil galing kay Daddy Paul. At saka bakit po kayo nasa house namin? Eh hindi naman po kayo welcome dito. Umalis ka na lang, Darius. Pagtataboy pa sa kanya ni Marian. Wala namang nagawa si Darius kundi ang umalis na lamang kesa naman magalit pa ang mga ito. Pwede mo namang salit-salitang isuot, di ba, Madison? Tanong ni Inday sa bata. Ayoko po. Yung kay Daddy Paul lang po yung gusto ko. Ayoko niyan. Narinig pa ni Darius ang huling sinabi ng kanyang anak. Tsaka siya tuluyang umalis sa bahay. Madison, bad yung ginawa mo. Binibigyan ka ng dad mo. Dapat i-appreciate mo man lang yun. Pangangaral ni Inday sa bata, pero umirap lamang ito. Hayaan mo na, Inday, eh sa ayaw nga eh. Wika ni Paul, napangiti na lamang si Madison. Si Marian naman ay tahimik lamang. Tumahimik na lamang din si Inday dahil alam niyang hindi naman siya mananalo. Ate Inday, may dala po pala kaming foods para sa'yo. Wika ni Madison at ngayon ay nakangiti na sa kanya. Ayos lang, busog pa naman ako. Wika ni Inday. Habang naglilinis siya, ay nagtatawanan ng tatlo. Bakit ba ang unfair ng mundo? Hindi naman sa ayaw niya kay Paul pero sadyang dapat ang Darius na yon ang nakakasama ng Ma'am Marian niya at ni Madison. Katawagan ni Inday ang asawa niya nang bigla siyang tawagin ni Marian. Kaya pinatay na muna niya ang tawag. Mukhang wala itong pasok sa trabaho. Ano ho yun? Si Madison ay tulog pa. Marahil ay yakap-yakap na naman ang teddy bear na binigay ni Paul. Pero yung sa sarili niyang daddy ay hindi tinanggap. Iba na talaga ang mga ugali ng bata ngayon. Hindi naman makapagsalita si Marian. Alam niyo, ma'am, nakikita kong mahal kayo ng ex-husband niyo at ni Madison. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi niyo siya bigyan ng chance. Diretsa ang sabi ni Inday. Hindi ko kasalanan kung sariling anak niya yung umaayaw sa kanya. Sagot naman ni Marian. Dahil hindi niyo pinapaliwanagan si Madison para maintindihan niya at para mawala yung galit niya sa daddy niya. Ginagamit niyo na rin po yung bata. Hindi na napigilan ni Inday ang maglabas ng kanyang saloobin. Sinabi sa akin ng ex-husband niyo na bantayan ko raw kayo talagaan. Sa araw-araw na pumupunta siya rito, yun yung palagi niyang sinasabi. Sinasabi niya rin kung gaano niya kayo kamahal. Mahal na mahal kayo ng ex-husband niyo, ma'am. At kung may ginawa man siyang mali nun, bakit hindi niyo muna pakinggan kung bakit niya nagawa yun? Nagulat si Marian nang bigla na lamang siyang tinalikuran ni Inday at nagdiretso sa kusina upang maglinis doon. Good morning, mommy. Bati sa kanya ni Madison nang ito ay magising. Yakap-yakap nito ang teddy bear na bigay ni Paul. Pinapunta niya ang anak sa kusina at sinabing magpatimpla kay Inday ng gatas nito na kaagad namang sinunod ng bata. Pumunta siya sa kwarto ng anak para ligpitin ang higaan na to. Nakita niya roon yung isa pang teddy bear na tinatahi lang yung ibang parts dahil sira-sira na. Pero ang higit na nakakuha ng kanyang pansin ay ang sulat na nakadikit sa may dibdib ng bear. Nakasulat iyon sa isang maliit na papel. To my lovely daughter, give to ni daddy para sa'yo. I'm sorry kung hindi ko kayo pinaglaban ng mami. Sorry na wala ko dyan habang lumalaki ka pero gusto kong malaman mo na mahal ko kayo. Naluha si Marian sa kanyang nabasa. Pero agad niya rin yung pinunasan. Hindi agad-agad siyang mapapaniwala ng mga letrang nakasulat sa papel. Sir, may pag-uutos po ba kayo? Tanong kay Darius ng bago niyang sekretarya.
Sinabi niyang wala kaya lumabas na ito. Nakaupo lamang siya sa kanyang swivel chair at hindi niya alam ang gagawin kung paano makukuha muli ang loob ng kanyang mag-ina. Maya-maya pa ay dumating na ang isang malaking litrato ng kanyang pinagawa. Litrato yun ng kanyang mag-ina. Pinagawa niya talaga at pinadikit niya yun sa isang side sa kanyang office para naman may inspirasyon siya habang nagtatrabaho. Naglalaro si Madison kasama ang mga kalaro niya nang sabihan siya ng isa sa mga ito. Madison, mas gusto mo pang maging daddy si Paul kaysa sa totoo mong daddy? Parang ang bad naman nun. Eh bad din naman yung daddy ko ah. At nag-flip pa nga ng hair. Ikaw ang bad. Wala namang bad na daddy. Tsaka kung may nagawa man silang bad, eh meron naman silang dahilan. Wika ng kanyang kalaro. Nagulat siya nang bigla na lamang siyang iwan ng mga kalaro niya. Pero may salitang tumatak sa kanyang isipan. Ang swerte mo nga kasi may daddy ka pa eh. Ako wala na. Kahit anong gawin ko, hindi ko na siya makakasama. Kaya dapat, love mo yung daddy mo. Naisip niyang umuwi na lamang sa bahay. Kakain ka na ba? Tanong sa kanya ng kanyang Ate Inday. Ate Inday, bad po ba ako? Ano sa tingin mo? Balik naman ito sa kanya. Habang kumakain siya, ay tumutulo na ang luha niya. Medyo naiisip niya na baka bad nga siya at mali na nga siya. Pagkatapos kumain, ay nagdiretso siya sa kwarto para hanapin ang teddy bear na bigay ng kanyang daddy. Pero hindi niya yun nakita doon, kaya tinanong niya ang kanyang Ate Inday. Yung teddy bear mo? Pinatapon na ng mami mo? Ayaw mo naman daw kasi? Sagot nito at pinagpatuloy ang ginagawa. Gusto niyang umiyak ng malakas. Tsaka sabi mo, hindi mo naman kailangan yun, di ba? May binigay naman sa'yo yung daddy Paul mo. Nang araw na iyon, ay hinintay ni Madison na bumalik ang kanyang daddy, ngunit hindi man lang ito nagpunta. Naisip niya na bukas ay pupunta pa ito, o baka nagsasawa na rin talaga ito sa kanya at sa kanyang mami. Ate Inday, bakit hindi po siya bumabalik? Tanong ni Madison sa kanyang Ate Inday. Bakit mo hinihintay? Di ba ayaw mo sa daddy mo? Baka nagsawa na siya sa'yo. Sagot ni Inday sa bata na tila malapit nang umiyak. Ang mami niya ay nasa trabaho. Sinundo pa nga ito ni Paul kanina para sabay silang pumasok. Naisip ni Madison na maglaro na lamang sa labas ng bahay nila upang hindi siya mabagot. Wala naman siyang ginagawa sa loob at ayaw niyang manood ng TV. Lingid sa kanyang kaalaman na pinagmamasdan siya ni Darius. Pinagmamasdan siya nito sa malayo. Hindi nito magawang lumapit. Baka kasi itaboy niya na naman ito. Pwede mo ba itong ibigay sa kanya? Tanong ni Darius sa isang bata. Tumango lang ang bata bago tumingin kay Madison. Batang babae ang kanyang inutusan na ibigay ang binili niyang laruan para kay Madison. Buti nga at pumayag ito. Napangiti si Darius nang tanggapin nito ang Barbie doll na kanyang binili. Hindi niya na nakita na nagpalingalinga ang bata para hanapin siya dahil sumakay na siya ng kanyang kotse at umalis na roon. Sinong nagpabigay nito sa'yo? Tanong ni Madison sa kanyang kalaro. Yung lalaki kanina, ang bait nga niya. Binigyan niya ako ng pera para lamang ibigay sa'yo yun. Masayang sagot sa kanya ng bata at naglaro na ulit. Napakaganda ng Barbie doll na yun. Yun pa yung nakikita niya sa TV. Maddie, bakit ka umiiyak? Kilala mo ba yung lalaki kanina? Nagtatakang tanong ng kalaro ni Madison. Daddy ko yun. Sagot ni Madison na panay ang hikbi. Bakit natatakot lumapit sa'yo yung daddy mo? Kasi baka itaboy ko na naman siya ulit at sabihan siya ng bad words. Nagpapakatotoong sagot ni Madison. Bad yun. Dapat ang mga daddy love natin. Ako nga, love na love ko yung papa ko. Naisip ni Madison na magkulong na lamang sa loob ng kanilang bahay. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Hindi nga ito kumain ng tanghalian. Noong umuwi ang mami niya, ay agad siya nitong hinanap. Naabutan siya nitong umiiyak sa kama. Habang yakap-yakap niya ang dal na binili sa kanya ng kanyang daddy. Anak, bakit ka umiiyak? Gusto ko makasama yung daddy ko. Gusto ko, puntahan niya ulit ako. Tapos, hindi ko na siya itataboy. Hindi ko na po siya sasabihan ng bad words. Hindi ko na po siya i-hate. Iyak nito kay Marian. Naaawa na rin siya sa anak. Anak, ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Marian. Naging bad po ako kasi sinabihan ko ng ganun yung daddy ko.
Mami, baka hindi na ulit siya pumunta dito. Baka hindi niya na ako love. Baka ayaw niya na po sa akin kasi bad ako. Iyak ni Madison kay Marian. Hindi naman alam ni Marian ang gagawin upang ito ay patahanin. Huwag mong sabihin iyon. Siya ang bad. Kaya naman agad na umalis si Madison sa pagkakayakap ng ina. Hindi siya bad, Mami. Mahal niya tayo. Sabi mo sa akin bad siya pero hindi naman. Love niya ako, love ka niya. Siguro po, hindi mo lang po siya hinayaang mag-explain sa'yo. Iyak ni Madison na lumayo sa kanyang Mami. Pero anak, di ba? Gusto ko yung daddy ko, Mami. Gusto ko. Ayoko nang maging bad sa kanya. Love ko na siya. Hindi ko na siya sasabihan ng bad words at itataboy. Hihintayin ko siyang bumalik. Love ko si daddy. I want to be alone, Mami. Leave me alone, please. Sigaw ni Madison. Si Madison, tanong ni Paul kay Marian. Nagkukulong sa kwarto. Ayaw akong kausapin. Ako kakausap. Saad ni Paul sa pag-aakalang kakausapin siya ng bata. Ayoko pong makipag-usap sa inyo. Gusto kong makasama yung dad ko. Sigaw nito mula sa loob ng kwarto. Ibigay niyo kasi yung gusto ng bata. Sabi ni Inday na nanggaling sa kusina. Ang alin? Tanong ni Paul na makasama ang daddy niya. Pero ako na yung daddy niya. Maang na sagot ni Paul na kinatawa naman ni Inday. Ha? Huh? Feeling lang? Hindi pa kayo kasal ni Ma'am Marian? Natila, kinapikon naman ni Paul. Akmang papatuloy ito kay Inday. Mabuti na lamang at napigilan nito ni Marian. Baka nakakalimutan mo, katulong ka lang rito. Sabi ni Paul. Ngayon, alam na ni Inday na pakitang tao lamang ito. At least ako, palagi pa rin nandito. Eh ikaw, kapag nagkaayos na si Marian at yung ex-husband niya at complete family na sila, nandito ka pa ba? Panakipbutas ka lang naman. At saka huwag mong angkinin ang hindi mo asawa at anak. Matapang na sabi ni Inday. Si Daddy! Tuwang-tuwa si Madison na makita ang daddy niya na papalapit sa kanila. Nasa labas sila ng bahay, paalis na sana kasama niya yung kanyang mami at Tito Paul. Huwag kang lalapit sa kanya, Madison. Wika ni Marian. Kaya noong lalapit na sana ito, ay hindi niya hinayaan ng anak. Si Paul ang humarap kay Darius. Gusto ko lang makausap at makasama yung anak ko. Mahinahong sabi ni Darius kay Paul na ngayon ay makikita mong tila nagagalit na dahil lalat ang gusto ng bata kay Darius. Natatandaan mo ba? Wala kang karapatan pare, ayaw ni Marian. Maangas na sabi ni Paul kay Darius. Kaya nagulat na lamang si Paul nang may tumulak sa kanya at si Madison yun. Niyakap nito si Darius sa tumiyak. Gusto ng bata na makasama ang kanyang daddy. Naaawa na rin siya dito. Palagi na lamang itong inaaway ng mami niya at ng kanyang Tito Paul. Narealize ni Madison na hindi niya dapat tawagin na daddy si Paul gayong meron naman siyang totoong daddy na mahal siya at ang kanyang mami. Anak, lumayo ka sa kanya. Sabi ni Marian sa anak na ngayon ay ang higpit ng yakap sa mga binti ni Darius. Tila gusto nitong sumama sa kanyang daddy ngunit alam niyang hindi naman siya papayagan. Ayoko, mami. Daddy, gusto po kitang makasama. Halos nagmamakaawang sabi ni Madison sa kanyang daddy. Binuhat naman ni Darius ang anak at pilit tong pinatahan. Ibabalik ko din siya. Gusto ko lang makabanding si Madison, Marian. Saad ni Darius. Hindi niya na hinintay pa na sumagot ang asawa, kaya dinala niya na si Madison sa kotse at sila ay umalis na. Hinayaan mo lang sa kanya yung anak mo, Marian? Paano si Madison? Tanong ni Paul kay Marian. Hindi naman alam ni Marian ang sasagot sa nobyong galit. Ibabalik din naman siya ni Darius mamaya. At yun naman ang gusto ng bata. Mahinahong sagot ni Marian. Naisip nilang tumuloy sa lakad ng silang dalawa lamang. Dapat nga ipapasyal nila si Madison. Pero kasama nito yung ama na to. Wow, Daddy! Nasaan po tayo? Tanong ni Madison. Tuwang-tuwa siya sa mga nakikita. Ngumiti muna si Darius bago sinagot ang tanong ng anak. Company ko to. Dito nagtatrabaho ang mami mo dati. Sagot niya sa bata kaya agad nawala ang ngiti sa labi na to. Natatandaan niyang nag-resign nga pala ito. Kayo po yung boss ni mami dati? Tuwang tanong ng bata. Wala nang pakialam si Darius kung nakatuon ang atensyon ng mga empleyado sa kanila. Ang mahalaga ay masaya at kasama niya ang anak. Ang laki naman po ng company ninyo. Tuwang-tuwang sabi ni Madison.
Dinala siya ni Darius sa office na to. Doon niya nakita ang malaking larawan ng mami niya na nakadikit sa isang side ng office. Manghang-mangha ang bata. Ang ganda po ni mami dyan. Nagtatatalon pa nga ito sa tuwa. Naisip ni Darius na mag-order para sa kanila ng anak niya para kung sakaling ito'y magutom. Halos paikot-ikot ang bata sa opisina niya para busisiin ang kung ano-anong mga gamit doon. Daddy, gusto mo po? Habang hawak nito ang isang burger na may kagat na nato, ngunit maliit lang naman. Nagulat si Darius nang lumapit sa kanya ang bata at itapat sa kanya ang burger na nagpapahiwatig na kumagat siya roon. Bati na po tayo ha, hindi na po kayo galit sa akin? Ngiting tanong ng bata. Hindi naman nagalit sa iyo si Daddy, hindi lang ako nakakapunta dahil may inaasikaso akong business. Paliwanag ni Darius. Ah, kaya po pala, pero araw-araw niyo po akong dadalawin ha, kasi po, namimiss ko po kayo. Wika ni Madison sa kanyang daddy. Pilit ng ngiti ang sinukli ni Darius sa anak. Gustuhin man niya na araw-araw itong dalawin, ngunit baka hindi naman siya payagan ng mami na to. Pinunasan ni Darius ang duming kumalat sa gilid ng labi ng bata. Alam niyo po daddy, inaalagaan ko po yung dal na bigay niyo sa akin, yung mga toys na pinapadala niyo po. Kasi po, kayo po yung nagbigay noon at love na love ko po kayo. Ngiting sabi sa kanya ni Madison, tsaka siya niyakap. Mabuti na lamang at nakaupo siya sa sofa, kaya abot siya na to. Hanggang hapon ay nasa kanyang bata, kung ano-ano pang pinagkukwentuhan nila. Pero aabot talaga sa pagkakataon na kailangan niya na itong ibalik sa mami na to. Iuuwi niyo na po ako? Malungkot na tanong ng bata. Hinalikan niya naman ang anak sa noo tsaka ito niyakap. Gustuhin ko mang makasama ka ng matagal, pero iniintay ka rin ng mami mo at ng tito Paul mo. Ngiting sagot ni Darius. Kahit na labis na sakit ang nararamdaman niya, na halos patay na siya noon. Sarili niyang anak, hindi niya makasama ng matagal. Kinuha ni Paul kay Darius ang natutulog na si Madison. Maingat nitong kinarga ang bata papasok sa bahay, kaya naiwan si Marian at Darius. Salamat at hinayaan mo makasama ko si Madison. Wika ni Darius kay Marian na walang emosyon na mukha na to. Hindi niya pa rin alam kung bakit ba galit na galit ang babae sa kanya. Sana sinulit mo na kanina dahil iyon na yung huli. May diing sabi ni Marian. Si Paul ay nakikinig sa may likod ng pintuan. Hinihintay ang lahat ng sasabihin ni Marian sa dating asawa. Karapatan ko ring makasama yung anak ko, Marian. Pakikipaglaban ni Darius sa dating asawa. Anak nilang dalawa yun, kaya may karapatan siyang makasama ang bata. Ako yung ina, Darius, at ako ang masusunod at matagal mo na rin kinalimutan yung karapatan mo noon pa. At kahit ano pang gawin mo, hindi mo na maibabalik ang lahat sa dati. Ang gusto ko lang ay makasama yung anak ko, Marian, kahit hindi na maayos yung sa ating dalawa. Kailangan ni Madison ng isang ama. Kailangan ako ng anak natin. Nandyan si Paul. Pwedeng siya ang maging ama ni Madison. Kaya hindi kanya na kailangan. Huwag mo nang ipagpilitan pa yung gusto mo, Darius. Pwede ngang bumalik ka na lamang sa Canada. Anong klaseng rason yan, Marian? Anak ko si Madison. Ako yung ama. Kaya may karapatan ako. Yung pagbibrainwash mo sa bata para magalit sa akin, tinanggap ko. Pero yung ilayo sa akin ng anak ko? Saad ni Darius. Respetuhin mo na lang yung desisyon ni Marian, pare. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko naman si Marian at si Madison. Hindi ka na nila kailangan. Sumingit si Paul sa usapan. Umakbay pa ito kay Marian. Ano bang problema mo? Boyfriend ka lang naman. Hindi ka pa asawa. At huwag kang mangangkin ng hindi mo pamilya. Baka nakakalimutan mo ako yung ama ni Madison. Isang sampal ang natanggap ni Darius kay Marian. Utang na loob. Umalis ka na lang. At huwag ka nang babalik pa. Wala kang maidudulot na mabuti kay Madison at hindi niya kailangan ng isang amang katulad mo. Sigaw ni Marian kay Darius at dinuduro-duro pa ito. Ngunit lingid sa kaalaman ni Marian na nagising na pala si Madison at narinig nito ang mga sinabi ng kanyang mami sa kanyang daddy. Agad na tumakbo si Madison pabalik sa kanyang kwarto at doon ay umiiyak. Si Inday ay hindi naman sinabi kay Marian na narinig ni Madison ang mga pinagsasasabi nito dahil si Marian ay kasalukuyang yakap-yakap ni Paul. Umiiyak ito dahil sa pagtataboy niya sa dating asawa. Napailing na lamang si Inday. Habang papunta sa mansyon nila, ay hindi na alam ni Darius kung saan pa siya pupunta.
Kung uuwi siya sa mansyon niya, ay nandoon naman ang kanyang ina na kung ano-ano lang ang sasabihin sa kanya. Ang anak niya naman ay tila hindi niya pa pwedeng makasama. Naisip niyang bumalik na lamang sa company. Pwede naman siya doon dahil siya ang may-ari noon. Naalala niyang may alak nga pala siya roon. Makasakaling sa alak ay mabawasan man lang ng konti yung sakit na kanyang nararamdaman. Bad kayo, mami. Bad ka. Tinaboy mo yung daddy ko. Bad ka. Sigaw ni Madison sa kanyang mami. Nagulat siya nang sigawan siya na to. Pag sinabi kong hindi mo pwedeng makasama yung daddy mo, hindi pwede. Malakas nitong sigaw. Selfish ka, mami. Selfish ka. Sana hindi na lang po ikaw yung naging mami ko. Ang selfish mo po. Kahapon, kasama ko po si daddy. Ang bait-bait niya sa akin. Love na love niya ako. Ayoko na po sa iyo, mami. Ikaw ang tunay na bad at hindi si daddy. Tumakbo si Madison sa kwarto niya at doon ay nagkulong. Si Inday ay sinunda na lamang ang bata, ngunit hindi rin ito nakapasok sa loob. Inday, mali ba yung mga naging desisyon ko? Tanong ni Marian kay Inday na ngayon ay walang kaimo-emosyon na mukha. Sobrang mali, ma'am. Kung hindi nyo lang alam, mali talaga. Masyado kayo naging makasarili. Kung galit kayo sa ex-husband nyo, eh sana hindi nyo na dinamay pa yung bata. Gusto lang naman ni Madison ay makasama ang kanyang daddy. Napaupo na lamang si Marian sa bangkuan. Itinakip niya ang dalawang palad sa muka at saka umiyak ng umiyak. Bakit parang mali ang lahat ng kanyang naging desisyon? Bakit parang dahil sa galit niya kay Darius ay tunay nga siyang nag-iba? Mabuti yan! Mabuti yan! Ayusin mo yung trabaho dahil malaki-laki na rin yung nakakwarta mo sa akin. Tanga naman yung Marian na yan. Sabi ng kausap ni Paul sa telepono. Napangiti na lamang siya. Wala ka ba talagang puso, madam? Hindi ka naaawa sa apo mo? Natatawang tanong ni Paul sa kausap. Narinig niya lang din ang tawa nito mula sa kabilang linya. Hindi niya kailangan ng babaeng yan at ang batang yan sa buhay niya. Kaya sa'yo na sila? Sabi ng babae at saka ito nawala. Napatawa na lamang si Paul. Sa ilang taon na pananatili niya sa tabi ni Marian, marami na rin ang kanyang naipon at may instant pamilya na siya. At ngayon na nakuha niya na ng tuluyan ang loob ni Marian, ay magagawa niya na talaga ang gusto niya at isa pa, sawang-sawa na rin siya sa kaartihan ni Madison, ang bata-bata ay kaarte-arte. Pumasok si Paul sa loob ng bahay at nakita niya si Marian na umiiyak. Kinomfort niya ito dahil sa mga sulsul niya, hindi man lang din ito nalaman na siya ang tunay na masama dahil matagal niya na itong ginagamit at si Madison para magkapera. Sa bagay, nabulag ito sa galit sa dating asawa at naniwala naman sa kanya na dapat hindi nito ginawa. Hindi ako kinakausap ng aking anak na parang hindi niya ako kakilala. Si Inday pa nga ang madalas niyang kausapin. Ngayon ko lamang nare-realize ang mga maling desisyon ko. Nagpadala ako sa galit kaya umabot ang lahat sa ganito. Sino yung tumawag? Tanong ko kay Paul. Kumakain kasi kami nang bigla itong lumabas dahil may sasagutin lang daw na tawag. Nakakurious lang ako kung sino yun. Napapadalas kasi. Akmang nga halik ito sa akin. Ngunit iniwas ko ang aking muka. Si Madison, ako na ba ang tatawag? Sasabihin ko sanang hayaan na muna ang bata, pero kusa na itong kumilos. Naglalaro si Madison ng Barbie na binili ng kanyang daddy. Nang pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang tito Paul. Noon, maaliwalas naman ang mukha na to. Ngunit kaagad rin iyong nag-iba. Lumapit ito sa kanya at kinuha sa kanya ang laruan, tsaka iyon sinira. Hindi ka nababalikan ng daddy mo. Huwag kang umasa. Ako. Ako na ang mag-aalaga sa inyo ng mami mo. Wika nito sa bata. Iiyak na sana si Madison, pero kaagad na tinakpan ni Paul ang kanyang bibig at tinakot ang bata. Sige, umiyak ka. Umiyak ka, Madi, sige. Papaluin kita. Pananakot pa nito sa bata. Maya-maya pa ay naramdaman itong may paparating. Kaagad na niyakap ni Paul ang bata at sakto naman na bumukas ang pintuan. Iniluwa nun si Marian. Anak, tahan na. Wika sa kanya ng kanyang mami. Samantalang si Paul ay nagkunwaring mabait na naman sa may harapan ni Marian. Si Madison na yakap-yakap ni Paul ay hindi magawang umiyak dahil baka anong gawin ng tito Paul niya sa kanya at sa mami niya, pati na rin sa kanyang ati Inday. Sa ilang araw ay palagi siyang tinatakot ng kanyang tito Paul. Minsan pa nga ay sinisigawan siya nito kapag wala ang kanyang mami.
palagi siyang pinupuntahan nito sa kwarto at kung ano-ano yung sinasabi sa kanya, kaya natatakot na rin siya talaga sa lalaki. Sinasabi ng ate Inday niya na magsumbong na sila sa mami niya o kaya sa pulis, pero hindi siya pumapayag. Baka kasi anong gawin ng Paul na yun sa mami niya? Baka saktan nito ang kanyang mami. Habang si Darius ay pinuntahan pa ng mami niya sa kanyang kumpanya upang awayin lamang at sabihan ng kung ano-ano, hindi kasi siya nito mapilit na bumalik na sila sa Canada dahil ayaw niya. Hinding-hindi na siya babalik doon kahit ano pang mangyari. Hindi mo pa rin ba kayang tanggapin ha? Ayaw na sa'yo ni Marian at hindi ka niya nahahayaang maging ama sa anak niyo dahil may ibang lalaki na siya. Sigaw ng kanyang ina na kinagulat naman ni Darius. Paano nito nalaman ang tungkol sa anak niya? You know it? And you didn't bother to tell me? Galit na sigaw ni Darius. Kaya ang ginang ay umisip agad ng palusot sa anak dahil sa bibig niya na mismo ito nang galing. Matagal na rin kaya nitong alam ang tungkol sa apo nito at baka tinago lang sa kanya? Ngayon ko lang din nalaman ang paimbestigahan ko yung babaeng yun. Saad nito na tila guilty kaya hindi rin maayos ang pagsasalita at halatang natatakot na rin sa kanya dahil sa kakaiba niyang tingin. So you know na may anak ako kay Marian at hindi niyo man lang sinabi sa akin. Alam niyo, kilala ko kayo ma'am. Maybe noong nasa Canada pa lang tayo alam niyo na at hindi niyo man lang sinabi sa akin. Itinago niyo para hindi na ako bumalik. Yes I know. Dahil nag-hire ako ng tao na alamin yung lahat ng tungkol sa kanya. At yun, ang lalaking yun, ang pinalit niya sa'yo. Yung Paul na yun. At malandi yung babaeng yun. Kaya nahulog agad siya kay Paul at hindi man lang inalam kung totoo ba talaga yung atensyon nito sa kanya. At malakas na tumawa ang ginang. Kaya naman, agad na nilagpasan ni Darius ang kanyang mami. Kailangan niyang puntahan ng mag-ina niya. Delikado ang mga ito kay Paul. Baka anong gawin nito kay Marian at Madison? Hindi niya na pinansin pa ang pagtawag ng kanyang mami. Tinawagan naman ng ginang si Paul at inutusan nito na gawin na ang isa sa kanilang mga plano. Nagulat si Marian nang bigla siyang halikan ni Paul at pilit niyang tinutulak ang lalaki ngunit hindi siya nito hinayaan. Mabuti na lamang at dumating si Inday. Kinuha nito ang walis tambo sa isang tabi at hinampas sa likod ng lalaki. Kaya tumumba ito at siya ay nakaalis. Nagulat si Marian nang lumabas ang anak niya mula sa kwarto na umiiyak. Paul, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Marian sa lalaki. Nagulat siya nang biglang tumayo ang lalaki. May inilabas itong baril mula sa tagiliran. Kaya pati si Inday ay natakot. Hindi na rin alam ni Marian ang nangyayari kay Paul sa mga oras na iyon. Ibibigay mo yung sarili mo sa akin, Marian, o papatayin ko yung anak mo? Ang tagal kong naghintay. Parang ibang Paul ang nakikita ni Marian. Mabuti na lamang at biglang dumating si Darius. Nakita sila nito sa ganoong anggulo. Agad itong lumapit kay Paul at pilit na inagaw ang baril sa lalaki. Naagaw ni Darius ang baril at tinutok yun kay Paul. Nagulat sila nang bigla na lamang tumakbo si Paul paalis doon. Sinubukan itong habulin ni Darius pero hindi na nito nahabol ang hayop na si Paul. Pero ang alam niya ay nabaril niya ito ngunit dumaplis lamang. Hindi pa rin nagsisink in kay Marian ang mga nangyari. Napabalik na lamang siya sa realidad dahil sa iyak ng anak na ngayon ay karga-karga ng daddy na to. Kita niya ang takot sa mga mata nito at ang lakas ng pag-iyak nito sa daddy na to. Daddy, buti dumating ka. Baka kung ano nang nangyari sa amin ni mami. Tsaka lamang napansin ni Marian ang maliit na pasa ng kanyang anak. Lagi kasi nitong tinatago yun kapag lumalapit siya rito. Anak, saan galing yan? Naiiyak na tanong ni Marian na parang mawawasak ang puso niya dahil sa nakikita. Si Tito Paul, pinapalo niya po ako mami. Tinakot niya po ako mami. Bad po siya mami. Doon tuluyang nawasak ang puso ni Marian sa sinabi ng kanyang anak. Hindi ko alam kung matatawag pa ba akong ina pagkatapos ng nangyari. Hindi ko magawang paluin si Madison. Oo, nasisigawan ko ito. Pero ni minsan, hindi ko nagawang paluin yung anak ko. Tapos, ibang tao lang pala yung mananakit sa kanya na hindi ko agad nalaman. At yung masakit pa dun, ay yung taong pinagkatiwalaan ko pa. Yung taong akala ko ay mabuti ang hangarin na mahal kami. Hindi ko maintindihan kung bakit magagawa ni Paul yun. O baka nabulag lang talaga ako sa kabaitan niya at hindi ko nakita ang tunay niyang kulay. Saan ka pupunta? Tanong ko kay Darius.
Napatulog niya na si Madison. Naiintindihan ko kung hindi ako nito pinansin. Lumabas muna ito at nakita ko may kinausap siya sa cellphone. Marahil ay pulis. Batid ko ang labis na galit na nararamdaman niya ngayon. Tumabi ako sa anak kong natutulog. Niyakap ko ito. Nitong mga nakaraang araw, napabayaan ko siya. Mas pinagtuunan ko pa ng pansin si Paul kaysa sa kanya na pinagsisisihan ko ngayon. Anong karapatan ng hayop na inasaktan yung anak ko? Help pay for this. Dahil ngayon, pinaghahanap na siya ng pulis. Hindi ko magawang pansinin si Marian dahil baka kung ano pang masabi ko sa kanya. Hindi niya nabantayin ng maayos ang anak namin. Muli akong pumasok sa loob ng bahay. Bumalik ako sa kwarto ni Madison. Nakita ko nakayakap sa kanya si Marian. Marahil ay minahal niya rin talaga ang Paul na yon na binigay niya ang buo niyang tiwala rito. Samantalang ako ay hindi na makuha yon. Naisip kong sa sofa na lamang ako matutulog. Ayos lang naman sa akin at wala naman akong karapatan na pumasok sa isa pang kwarto. Kinabukasan, nagising ako na may kumot. Inalok ako ni Marian ng kape. Ang anak namin ay tulog pa raw. Daddy, Daddy! Kagad ako napatakbo sa kwarto ni Madison. Umiiyak ito. Pero nang yakapin ko ay tumahan. Sinabi sa akin na may napaginipan daw siyang masama at siya ay natakot na baka umalis na naman daw ako at hindi na sila balikan pa. Anak, kakain na tayo. Yaya ni Marian kay Madison na natili lamang itong nakayakap sa akin. Napatango na lamang si Marian bago nito isinarado ang pintuan. Napapayag ko si Madison na kumain kami para may kasabay ang mami niya. Basta daw kasama ako. Asan si Ate Inday? Tanong ni Madison kay Marian. Nilagyan muna siya nito ng pagkain sa kanyang pinggan bago sinagot ang kanyang tanong. Halos mautal-utal pa nga si Marian. Natatakot na baka may mali siyang masabi sa anak namin. Alam niyang kasalanan niya ang lahat. Ah, si Ate Inday, umilang muna sa kanila. Sagot ni Marian. Hindi na umimik pa si Madison. Sinubuan ko ito habang siya ay aking kalong-kalong. Ayaw nga nitong lumapit sa mami niya. Siguro ay nagtatampo lang kay Marian. Pagkatapos kumain ay si Marian na ang nagligpit. Ang sabi ko nga itutulungan ko ito pero asikasuhin ko na lamang daw si Madison. Pagkatapos maghugas ay sumilip ako sa kwarto ni Madison. Kalaro niya ang daddy niya. Hindi na ako pumasok. Baka kasi makaabala lamang ako sa kanila. At napapansin kong ayaw ni Madison sa aking presensya. Wala kasi akong kwentang ina. Pinabayaan ko ang aking anak. Baby, huwag mo nang sabihin sa mami mo. Nagwawalis ako nang biglang lumitaw si Madison. Nakasunod sa kanya si Darius na mukhang siya ay pinipigilan. Walang emosyon na mukha ni Madison. Yakap-yakap nito ang dal na binigay ni Darius sa kanya at mahal na mahal niya yon. Mami, sasama po ako kay Daddy. Kung ayaw niyo pa rin po sa kanya, sasama pa rin po ako sa kanya. Gusto ko po kay Daddy. Ayoko na po dito. Wika nito sa akin. Pumantay ako rito at sinubukan kong hawakan ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya ako hinayaan. Darius, huwag naman ganito. Wika ko kay Darius. Nagpabuhat na sa kanya si Madison at binuhat naman ito ang bata. Hindi ko kakayanin kung mawawala sa akin yung anak ko at kung habang buhay niya akong kamumuhian. Baka ikamatay ko pa yun. Hindi ako nagdesisyon, Marian. Ang bata. Tinapat ko ang tenga ko sa pintuan ng kwarto at rinig ko ang masayang boses ni Madison. Excited na makasama ang kanyang daddy. Nang sumilip ako, ay magkayakap na nga ang dalawa. Dapat, matagal na silang nag-ayusi. Dapat noon pa. Paano kung ayaw ng mami mo na sumama ka at galit pa rin siya sa akin? Tanong ni Darius kay Madison. Hinintay ko talaga yung magiging sagot ng bata. Tila gumuho ang mundo ko dahil sa akin narinig na sagot ng aking anak. Ayaw niya na talaga sa akin. Gusto ko po sa inyo, Daddy. Ayoko na po kay Mami. Ayoko na po dito. Selfish naman po yung Mami. Puro sarili na lang yung iniisip. Kung pinatawad ka po niya agad nun, hindi po sana mangyayari ang lahat ng to. Anak ko na mismo ang nagsabi kung gaano ko makasarili. Darius, ano bang sinasabi mo? Tauhan ng mami mo si Paul? Paano? Natatawang tanong ko kay Darius. Paano nangyari yun? Hindi naman sa pinagtatanggol ko ito. Pero anong basihan ni Darius? Binayaran siya ng mam ko
para manatili siya sa tabi niyo para makuha yung loob mo. Sagot nito sa akin, dito kami sa may labas ng bahay nag-uusap, baka kasi pag nagsigawan kami ay magising pa si Madison. Paano? Humarap ito sa akin at hinaplos ang aking muka at hinalikan niya ang aking noo. Sinabi ko na sa kanya na sasama ako, hindi na ako malalayo pa kay Madison at tila magiging buong pamilya na kami. Ayos lang sa akin kung hindi ka maniwala, ang mahalaga sa akin ay nasabi ko yung totoo. Aniya bago ako iwan sa labas at pumasok na sa loob ng bahay. Bakit hindi niya pa sa akin sabihin lahat? Natatakot ba siya na hindi ko kayanin? Natulog na rin kami at doon nga siya natulog sa sofa. Binigyan ko naman siya ng kumot at unan. Para sa amin ng anak niya ay nagtitiis siya. Bakit hindi ko ba agad nakita yun? Bakit naging bulag ako sa katotohanan? Kinabukasan ay ingay ni Madison ang nakapagpagising sa akin nang lumabas ako ng aking kwarto. Talon ito ng talon at sobrang saya. Gustong gusto niya nang pumunta sa mansyon ni Darius. Daddy, mabait po ba ang lola? Tanong ni Madison kay Darius habang kumakain kami ng tinapay. Dumako ang tingin sa akin ni Darius. Ngumiti ako dito. Ayos naman na kami. May sasabihin sa iyo ang mami mo. Sabi nito sa anak namin. Nakalimutan ko nga palang sabihin kay Madison na sasama na ako sa kanila. Siyempre, hindi ko hayaan na malayo ako sa kanya. Nagtataka itong tumingin sa akin. Sasama ko sa inyo ng dad mo. Dahil sa tuwa, ay agad itong tumakbo sa akin at yumakap sa aking bewang. Pumantay naman ako sa kanya upang mayakap niya ako ng mabuti. Namiss ko to, yung moment namin. Buo na po tayo, happy family na tayo. Sigaw ni Madison. Ang mga pasa ay unti-unti na rin naghihilom. Bumabalik na siya sa dati. Niyaya niya akong kumain. Sumabay naman ako rito at ganun din si Darius. Nahuli na si Paul. Wika ni Darius sa akin. Mabuti naman yun. Hindi ko din alam ang dapat kong maging reaksyon. May connection siya sa drugs, Marian. He's using drugs, according to the police. Paliwanag pa nito sa akin. Tanging-tango lamang ang nagawa ko dahil ayoko nang pag-usapan pa ang tungkol sa lalaki. Habang nasa biyahe kami, ay hindi ko maiwasang kabahan. Nasa mansyon raw ni Darius ang mama na to. Habang ako ay hindi mapakali. Si Madison ay kampante at nakijaming pa sa ama na kumakanta-kanta. Hinawakan ni Darius ang isa kong kamay at pinipisil-pisil yun. It's going to be okay. Nang makarating kami sa mansyon, ay mas dumoble ang aking kaba. Mabuti na lang at hinawakan ni Darius ang isang kamay ko. Hawak kamay kaming pumasok ng mansyon. Buhat-buhat naman niya si Madison. Agad na bumungad sa amin ang kanyang mami na noon pa lang ay ayaw na sa akin. Kitang-kita ko yung mga galit nitong tingin. Nagpapatunay na ayaw talaga niya ako makita. Dinala mo pa talaga yan dito? Galit nitong tanong. Sinabihan ni Darius ang isang maid na dalhin muna si Madison sa magiging kwarto na to. Dapat nga ay manatili ako sa tabi niya habang kinakausap niya ang mama niya. Ngunit pinasunod niya rin ako doon. Walang pakialam si Darius sa galit na reaksyon ng kanyang mami. Just leave, ma'am. O gusto nyo, ipadampot ko pa kayo sa polis at magsama kayo ng Paul na yun sa kulungan. Mahinahong wika ni Darius. At ano, hahayaan na lang kita sa mga maling desisyon mo sa buhay? Hahayaan na lang kita sa babaeng yun? No, son. I won't let that happen. Hindi na babagay ang babaeng yun sa iyo at ang batang yun. Kung ganun, umalis ka na lang, ma'am. Kung ayaw niyong tuluyan pa ako mawala ng respeto sa inyo. Pilit na pinapakalma ni Darius ang sarili. That woman will be your downfall. Pwede namang kuhanin mo na lang ang bata at idispatcha mo yung babae. Naririnig niyo ba yung mga sinasabi niyo? I won't. Wala na akong susundin pa o gagawin sa mga sinasabi niyo. Because the last time na sinunod ko kayo, naging impyerno ang buhay ko. Kaya umalis ka na. Umalis na kayo. Ngunit nagulat na lamang sila nang biglang may dumating na pulis at hinuhuli nito ang ina ni Darius dahil ikinanta na ito ni Paul at may hiwalay na kaso din ng ginang. Mami, ang bad pala ng lola ko. Huwag mong sabihin yan, Madison. Lola mo pa rin siya. Ina pa rin siya ng daddy mo. Pero oo, bruha talaga siya. Kaya ayon, nagtawanan ng magmami. Iniwan muna ni Marian si Madison para sumilip. Ngunit hindi niya naman inaasahan na may mga maririnig siya mula sa mga katulong. Hindi pa nala ito ano, kundi isang katotohanan.
Demonyita talaga yung si Madam. Alam naman nating hindi iiwan ni Sir Darius si Ma'am Marian noon, kundi dahil sa pananakot ni Madam na magpapakamatay daw yung Cindy kapag hindi nagpakasal si Sir Darius rito. Siyempre, hindi pwedeng mangyari yun dahil alam ni Sir Darius na malaki yung utang na loob ng pamilya nila kay Cindy. Mahal na mahal ni Sir Darius si Ma'am Marian, pero grabe din yung pagmamahal niya sa demonyita niyang mami. Mabuti nga ngayon at nabawi niya na yung pamilya niya. Sana mabuo na ng tuluyan ang pamilya nila. Tsaka alam mo, ang cute nung bata kaso mukhang maldita. Hindi alam ni Marian kung bakit bigla siyang naging emosyonal sa kanyang mga nalaman. Maya-maya ay umakyat na si Darius at na makita siya nito umiiyak ay niyakap siya na to. Tinatanong nito kung bakit siya umiiyak pero hindi niya sinasabi. Habang nagpapaliwanag sa akin si Darius ay hindi ko maiwasang maiyak. Habang sinasabi niya sa akin kung gaano siya nagsisisi na iniwan niya ako noon without knowing na buntis ako, ay patuloy ang pagpatak ng aking mga luha. Nagsisisi ako na hindi ko agad pinakinggan ang mga magiging eksplanasyon niya sa akin at nagpadala lamang ako sa aking galit. Sinabi niya sa akin na hindi niya naman daw talaga mahal si Cindy, na kinailangan niya lamang gawin yun dahil sa sobrang pagmamahal niya sa mami niya at para sa pamilya. Pero yun daw yung pinakamaling mali niya sa buhay, ang iwan ako nun. Kung maibabalik niya lamang ang kahapon, ay handa siyang baguhin ng lahat. Paano si Cindy? Di ba ayaw niya makipaghiwalay sa'yo? Hinaplos lang nito ang pisngi ko at hinalikan ako sa noo. Parang sinasabi niyang wala na akong kailangang alalahanin pa dahil maayos na ang lahat. I'll take care of everything. Aniya pa sa'kin. Masaya ako. Naayos na kaming dalawa. Hindi ko nga maintindihan kung bakit tumatawa pa siya. Nakikita niya na nga ako umiiyak. Minsan talaga, nakakagigil tong lalaking to. Hala, nag-hug kayo? Bakit hindi ako kasali? Nakita kami ni Madison na palabas nito ng kwarto. Natawa na lamang kami ni Darius dahil napakasilosa ng bata. Binuhat ito ni Darius, tsaka ulit kami nagyakapan. Mami, si Daddy na magluluto. Sabi sa akin ni Madison, nasa kusina na kami at sinabi kong ako na yung magluluto. Pero pinagpipilitan nito yung daddy niya na lamang daw. Kaya ayun, pinagbigyan ko na lamang si Darius. Pinapanood kong magluto si Darius. Marunong rin pala ngunit hindi lang talaga alam kung anong kalalabasan. Si Madison ang unang tumikim ng niluto na to. Ang mga maids ay masaya kaming pinapanood. Natutuwa sa aming mag-anak. Dapat pala si mami na nga lang ang nagluto. Hindi masarap. Pabirong sabi ni Madison. Kiniliti ito ni Darius kaya tawa ng tawa ang bata. Kung hindi ko pa nga sinaway ay hindi sila titigil. Grabe talaga tong mag-amang to. Naglaro lang kami sa mansyon at as usual, ako ang laging talo dahil board games. Nung gabi na ay ako nang nagluto. Ang daming ang nakain ng mag-ama. Si Madison ay talagang masayang masaya. Hindi na ubusan ng energy. Sinong gusto mong katabi anak? Tanong ni Darius kay Madison. Kayo pong dalawa, pwede po ba yun? Ngiting tanong ng bata. Oo naman, nasa gitna namin siya. Masaya ako na masaya na yung anak namin at buo na kami. Kinabukasan, nagising ako na wala na akong katabi. Pero pagkababa, rinig na rinig ko ang ingay sa kusina. Ang mag-ama ko, nagpe-prepare ng breakfast. Ang mga maids ay natatawa na lamang. Pero natigil ang kasiyahan nang iabot ng maid ang telepono kay Darius. Umalis muna ito para sagutin ng tawag. Uuwi daw si Cindy ng Pilipinas. Sabi nito na pati mga maid ay napatakip sa kanilang bibig. Daddy, siya po ba yung asawa mo? Papaalisin niyo na po ba kami dito? Tanong ni Madison. No, hindi ko kayo paalisin. Siya ang paalisin ko anak. Kinakabahan tuloy ako. Baka kung anong mangyari, kilala ko pa naman yung babaeng yun, bruha pa man din. Hindi tuloy ako mapakali, baka kung anong pinunta niya sa Pilipinas. Kapag nagkataon, ako ang mapapahiya. Mapapahiya kami ni Madison. Something bothering you? Nasa may balkonahe ako nang may umakap sa akin mula sa likuran. Alam ko na agad kung sino yun, si Darius. Nilagay nito yung ulo niya sa aking leeg. Paano? Kung ayaw ka pa rin niyang pakawalan, baka pati si Madison ay madamay. Ayoko mangyari yun. Baka nalaman niya yung tungkol sa mami mo.
She can't do anything, wife. Gagawin ko yung lahat para maprotektahan kayo. Hinarap ako nito sa kanya. Napatingin ito sa aking labi. Maglalapat na sana ang mga labi namin nang bigla na lamang may sumigaw. Ew! Mommy, Daddy, dun po kayo sa kwarto nyo mag-kiss. So you two are together na ulit? Kaya pala hindi na bumalik si Darius sa Canada dahil ayos na naman kayo. Katulad ng inaasahan ay umuwi na nga ng Pilipinas si Cindy. Sobrang sama ng aura ng babae at tila galit na galit. Ma'am Cindy, anong ginagawa nyo rito? Bakit? Mansyon to ng husband ko. Darius is still my husband. Baka nakakalimutan nyo. Sa akin pa rin siya kasal. You idiots! Galit na sigaw ni Cindy sa mga katulong. Ikaw naman, ma'am, baliw ka. Ganti naman ang maid. My witch! Sigaw ni Madison nang makita si Cindy. So eto pala ang anak nyo. What an ugly child. Wika ni Cindy na kunyari ay nandidiri pa. Kayo po ang pangit. Pangit na hindi pa love. Kasi pangit din po yung ugali nyo. Wika ni Madison, sabay irap kay Cindy. Ang tapang mong bata ka ha. Piko na sabi ni Cindy. Madison, dun ka muna sa kwarto mo. Utos ni Marianne. Kaya lumapit na rin ang isang maid sa bata. Ayoko po mami. Baka kung anong gawin sa'yo ng witch na yan. Tsaka alam ko naman po na si daddy yung gusto niya. Kaya ko na yung sarili ko anak. Dun ka muna sa kwarto mo. Kaya nga sila ni Cindy ang naiwan. Ang kapal talaga ng face mo. Alam mong sa akin na siya kasal. Then ginagawa mo pa rin to. Ngumiti si Marianne para mas asarin pa ang babae. Kasalanan ko bang ako ang mahal? Ikaw nga ang pinili noon, pero ako ang mahal. Pinili ka lang kasi kailangan. No, Darius loves me. Marami nang nangyari sa amin nang nasa Canada pa kami. At sinabi niya lang na may kailangan siyang ayusin kaya siya umuwi dito sa Pilipinas. Natawa na lamang si Marianne. Talaga ba? Mukhang hindi ka na talaga gagaling sa sakit mo na yan. Baliw ka na ba ha? Sabi ni Marianne, Darius is mine. This is our mansion. Dapat umalis kayo ng anak mo. Wika pa ni Cindy. Talaga lang ha? Eh maghihiwalay na nga kayo eh. Pirma mo na lang ang kulang. At hindi ko pipirmahan yon. Never. He's my husband. Bahala ka na sa buhay mo. Bakit hindi si Darius ang kausapin mo tungkol dyan? Sigurado kung yung mga sinasabi ko lang din yung sasabihin niya sa'yo. Mas lumapit pa sa kanya si Cindy at sasampalin na sana siya na to. Ngunit may sumigaw kaya ito ay natigil. Kaya siya na ang sumampal. Cindy! Wika ni Darius. Napauwi ito kasi pakiramdam niya ay may masamang nangyayari sa mansyon. Hon, she hurts me. Pero imbis na tulungan si Cindy na bumagsak sa sahig, ay lumapit si Darius kay Marianne. Kung pipirmahan mo na lamang yung divorce, hindi na tayo mahihirapan. Sigaw ni Darius kay Cindy. Para ano? Para maging malaya kayo ng babaeng yan? Mamamatay ako, Darius, kapag nawala ka sa akin. Kunyari ay naiiyak pang sabi ni Cindy. Huwag kang mag-alala. Ipapalibing naman kita at di ba sabi ko naman sa'yo noon na magpagamot ka na? Wika ni Marianne. Akmang susugodin ni Cindy si Marianne pero humarang si Darius. Just leave. Malis ka na. At sabihin mo sa parents mo, nagpapasalamat ako sa lahat ng naitulong niyo sa pamilya namin. Pero bayad ng lahat yon simula ng pakisamahan kita noon. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. That will never happen. Ayoko. Idadamay ko rin yung anak nyo. You guys will never be happy. Sigaw ni Cindy bago tuluyang umalis. Are you hurt, wife? Nakita mo kung sinampal, di ba? Mataray na sagot ni Marianne. Bumaba na ulit si Madison. Tuwang-tuwa ito nang makita ang kanyang daddy. Daddy, buti dumating ka na. Mami, asa na yung witch? Tanong ni Madison. Umalis na, natakot. Sagot ni Marianne. Kanino po natakot? Kanino po, daddy? Eh di sa mami mo. Sagot ni Darius. Baka bumalik pa po siya. Natatakot na sabi ni Madison. Hindi na siya babalik, anak. Sinisigurado ko yan. Ano to, mami? Bakit ganito to, mami? Tanong ni Cindy sa mami niya na ngayon ay maiyak-iyak na. Hindi man nila gusto yon, pero kailangan na dapat matagal na nila yung ginawa
Kung hindi lang talaga sila naging masyadong mabait na mga magulang, ay hindi na sana lumalapa ang anak nila. Kailangan mong magamot, anak, para rin ito sa ikabubuti mo. Iyak ng ginang, ang asawa nito ay nakayakap lamang sa kanya. Pinagmamasdan nila si Cindy na hawak-hawak ng dalawang lalaki na nakasuot ng puting damit. Kailangan na nitong magamot. May problema na talaga ito sa pag-iisip na noon ay simple lamang, pero ngayon ay sobrang lala na. Akala nila noon ay anger issue lang, pero sobra na ito. Minsan nga ay halos masira ang halos lahat ng kagamitan sa mansyon nila kapag nagagalit ito at kung sino-sinong sinasaktan. Naiintindihan na nila ang lahat, kung hindi lang sana nila sinunod ang mga gusto na to. Pinilit nila noon si Darius na pakasalan nito dahil takot silang mawalan ng anak. Lagi na lang itong nagbabanta na magpapakamatay kapag hindi nakamit ang gusto. Lingid sa kalaman nito na matagal na nila itong nadaya. Napapirmahan na nila dito yung divorce papers na hindi pa naman nila nasabi kay Darius. Hiwalay na ito kay Darius. Alam nilang masasaktan yung anak nila ngunit ayon ang tama. Magamot? Wala akong sakit, mami. At saka si Darius, babawiin ko po siya kay Marian. Papatayin ko yung anak nila para sa akin na ulit siya. Mami, kailangan ko po silang sirain. Akin lang po si Darius, mami. Umiiyak na sabi ni Cindy, ngunit hindi na siya pinapakinggan ng mga ito. Kailangan niyang ma-admit at gumaling. Nang sa ganun, ay maging mabuti siyang tao. Wala namang nagawa ang ginang kundi ang umiyak na lamang sa bisig ng asawa. Mahal na mahal nila si Cindy dahil kaisa-isa nila itong anak. Ngunit kung kukonsintihin na naman nila ito at mas paiirali ng pagmamahal na iyon, ay mas marami pang tao ang masasaktan. Kailangan nilang gumawa ng desisyon ay kabubuti ng lahat, hindi yung para sa anak lamang nila. Sa sumunod na araw, ay naisipan nilang pumunta sa company ni Darius upang ipaalam dito na hiwalay na ito sa anak nila at sila na rin kasi ang nag-aayos ng papel. Nagpapasalamat sila rito dahil ilang taon din itong nagtiis noon sa kanilang anak. Anong ginagawa niyo dito, tita? Pinadala ba kayo ni Cindy? I'm sorry pero I will not choose her anymore. Sabi ni Darius, we're not here for that, iho. Nasa private mental hospital na si Cindy. Pilit ng ngiti ng ginang. Hindi naman makapaniwala si Darius sa kanila na magagawa nila yun. Gusto lang din naman sabihin na hiwalay ka na sa anak namin. Magagawa mo nang makasama yung babaeng mahal mo at magiging masaya na yung anak nyo. Ang ginawa mong pakikisama sa anak namin noon ay habang buhay naming tatanawin, iho. Maraming salamat. Madamdaming sad ng ginang. Tsaka nito ni Yaya ang asawa na umalis na nga ron. Talaga? Hiwalay na po kayo sa witch, daddy? Tuwang-tuwang tanong ni Madison. Napangiti na lamang si Marian at the same time ay may tumulong luha mula sa mga mata niya. Niyakap naman siya ni Darius. Sana pala hindi sila naggala ni Madison kanina para naabutan nila ang usapan. Lumabas kasi sila kanina at may bibilhin lamang. Hindi sila nasamahan ni Darius. E di magiging happy na po tayo forever. Nagtatatalon pa ang bata dahil sa tuwa. Pero si Marian ay kaagad na nawala ang ngiti sa labi nang maalala ang mga taong nakakulong dahil sa kasalanan ng mga ito. Hindi mo man lang ba dadalawin ang mami mo? Tanong ni Marian kay Darius. Nakayakap ito sa kanya mula sa likuran. Kaagad nitong tinanggal ang pagkakayakap sa kanya. Mukhang hindi nagustuhan ang kanyang itinanong. Kahit gaano pa naman kasi ito kasama, ay nanay pa rin ito ang ginang. Let's not talk about this. Kaya tumahimik na lamang si Marian. Nagulat na lamang din sila nang biglang pumasok sa kwarto si Madison at tatabi daw matulog sa kanila. Pumayag naman sila, kaya tuwang-tuwa ang bata. Panatag ang loob ni Marian, ngunit mas mapapanatag iyon kung magagawa niya makausap sa huling pagkakataon ang mga taong naging dahilan ng mga pagdurusa nila ni Darius. Kailangan niya munang ilabas lahat, kaya bukas na bukas din ay dadalawin niya sa kulungan si Paul at pagkatapos ay ang mami naman ni Darius. Marian, ni hindi niya mabanggit ng maayos ang aking pangalan. Ilang taon ko siyang pinagkatiwalaan. Itinuring ko siya na parang isang pamilya at buong akala ko noon ay totoo yung pinapakita niya sa amin ni Madison. Yun pala ay pinagkakapirahan niya lang kami. Napakawalang kwenta niyang tao. Hinihiling ko na sana ay hindi ko na lamang siya nakilala. Sinakta niya yung anak ko at muntik ko nang gawan ng masama. Kaya hindi ko lubos na mabatid kung bakit nagawa ko pa siyang dalawin pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa sa amin.
Kamusta yung buhay dito? Walang emosyon kong tanong. Sinubukan itong hawakan ng kamay ko na nasa ibabaw ng mesa ngunit iniwas ko yun. Ayokong mahawakan niya ako. Dumaan ang sakit sa mga mata na to. Tila bumalik yung Paul na aking kakilala. Oo nga pala, ang lahat ng iyon ay pagpapanggap lamang. Hinding-hindi ko ito mapapatawad sa lahat ng nagawa niya. Hinding-hindi. Nakatatak na sa isip ko kung gaano ito kawalang kwentang tao. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Natawa na lamang ako sa sinabi niya. Oo, magagawa ko siyang patawarin. Ngunit hindi dahil naiintindihan ko lahat ng ginawa niya noon sa amin, kundi dahil gusto ko lamang gumana ang aking nararamdaman. Gusto ko magkaroon ng tahimik na buhay. Itinuring kitang tunay na kaibigan, Paul. Itinuring kitang parang tunay na ama ni Madison, pero hindi ko akalaing ginamit mo lang kami. Nagawa kitang bigyan ng chance dahil akala ko totoo ka. Totoo ka sa lahat ng yun, pero tulad ka lang din pala nila. Wala kang puso, mukha kang pera. At alam mo, nagsisisi ako na nakilala kita na naging kaibigan kita. Napakawalang yamo mo. Ikaw ang pinakawalang kwentang tao na nakilala ko. Gusto ko lamang ilabas lahat ng sama ng loob ko. Napatayo na nga ako kaya ang ibang bumibisita ay napatingin sa akin. Narealize ko na yung mali ko, Marian. At sa mga panahon na yon, ay tunay kayong napamahal sa akin ni Madison. Napatawa na lamang ako sa sinabi na to. Para ano? Para maawa ko sa kanya? Hindi na ako magpapautu pa. Sa bagay, sino ba namang mag-i-stay sa tabi ng ganun katagal na wala naman palang mapapala sa'yo? Sa tuwing naaalala ko yung lahat ng pinakita niya sa amin nun, ay hindi ko matanggap dahil masyado pala akong utu-utu. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi ka na lamang naging parte ng buhay namin ni Madison at habang buhay kang makulong rito. Dahil deserve mo to. Tumayo na ako at akmang aalis na nang hawakan ito ang aking braso. Malakas ko tong sinampal. Lumapit na ang mga pulis. Nagpupumigla si Paul. Naririnig ko pa ang mga pagsigaw nito nang ako ay makatalikod. Sunod ko namang pinuntahan ng kulungan kung saan nakakulong ang mami ni Darius. Gulat na gulat nga ito nang ako ay makita. Kaagad din naman akong sinamaan ng tingin. Mukhang galit na galit sa akin. Baka kailangan ipamental na din siya tulad ni Cindy. Mukhang hindi sapat ang kulungan para magtanda siya. Napakawalang kwenta niyang ina. Pati yung apo ay natiis. Asa na bang puso niya? Puro pera na lamang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kamusta po yung buhay niyo rito? Magalang kong tanong. Mas nakakatanda pa rin siya sa akin at lola pa rin siya ng anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakulong rito. Dahil sa kung ano-ano yung sinasabi mo sa anak ko. Galit nitong ani. Ako pa talaga? Siya nga itong sumira ng pamilya namin. Siya itong pilit na pinakasal yung anak sa taong hindi naman ito mahal. Ang taong pera ang nagsisilbing kaligayahan. Tapos ako pa talaga? Baka nababaliw na nga siya. Kasalanan niyo kung bakit kayo nakakulong rito dahil napakasamaan yung tao. At marami din po kayong illegal na gawain. Buti nga ay hindi niyo dinamay si Darius sa mga yun. Kaya kung nakakulong man po kayo rito, walang ibang may kasalanan kundi kayo dahil napakasamaan yung tao. Akmang sasampalin ako nito, ngunit nahawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ito makapaniwalang tumingin sa akin. Hinding-hindi na ako magpapaapi sa kanya at alam ko namang tama ako. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Yan ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw kita para sa anak ko noon. Dahil wala kang breeding, hindi ka katulad ni Cindy at isa kang hampas lupa. Napatawa na lamang ako. Hindi ako katulad ni Cindy. Malamang magkaiba kami. At ayoko ring maging si Cindy na pinagmamalaki niya. Ayaw niyo po sa akin dahil wala akong pera at hindi ako makakadagdag sa pera niyo. Pero ayos lang po dahil alam kong mabuting tao ako at wala akong ginagawang masama. Eh kayo po, si Cindy po. Hindi naman ito nakasagot. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi siya magawang dalawin ni Darius. Kahit sarili niyang anak ay hindi siya gustong makita dahil sa sobrang galit na to. Alam niyo po, gustong-gustong makilala ng anak ko yung lola niya. Ngunit hindi ko naman kayo magawang ipakilala dahil baka kung ano lang yung gawin niyo sa kanya. Mahal na mahal po kayo ng apo ninyo kahit na ayaw niyo sa kanya. At si Darius, kahit galit siya sa inyo, alam kong mahal pa rin kayo ng anak niyo. Kahit na ganyan kayo,
kaya sana po magawa niyong magbago. Yun lang po, baka sobra na kayong nairita sa mukha ko, kaya aalis na ako. Wika ako at tumayo na. Hindi ko na ito hinintay na makapagsalita pa. Dapat ay tuluyan na akong aalis, ngunit sinadya ko pa rin lumingon. Nakita ko itong umiiyak. Sana nga ay tuluyan siyang magsisi. Magagawa niya pa yun. Mapagsisisihan niya pa ang mga kasalanan niya. Magagawa pa niyang magbago. Umaasa ko para kay Darius at sa anak ko. Naisipan kong umuwi na sa mansyon. Nagulat pa ako ng tahimik, kaya hindi ko inaasahan ng isang sorpresa sa may likod ng mansyon. Nakita ko pa si Pia na tuwang-tuwa nang ako ay makita. Ang mga maids ay kilig na kilig. Si Madison ay sobrang ngiti sa labi. At ako naman ay hindi mapigilan na maiyak dahil sa hindi inaasahan. Yes, sino ba naman ako para hindi siya pakasalan ulit at hiwalay naman na sila ni Cindy? Kagad ako niyakap ni Darius. Patuloy na nagsituluan ang mga luha ko dahil sa labis na kasiyahan. Hindi ko inaasahan na darating pa pala yung araw na to, na muli ako magiging masaya, na mabibigyan ko ng buo at masayang pamilya si Madison. Ikaw ha, swerte ng life mong gaga ka. Wika ni Pia sa akin. Napatawa na lamang ako. Ang sabi ko ay maghanap na siya ng boyfriend pero ayaw naman daw. Maluloka na talaga ako sa babaeng to. Magulong kausap. Pero yung kay Paul ha, hindi ko talaga inaasahan. Huwag na nating pag-usapan yun. Sorry, sabi ko nga bes. Aniya na natawa na lamang ako sa reaksyon na to. Nagulat na lamang ako nang may biglang yumakap sa akin mula sa likuran. Baby time. O sige, nakain na ako. At umalis na nga ang gaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may hinanda ka palang ganito? Kung sinabi ko wife, hindi na yung surprise. Sabi ko nga. Napangiti ako habang nakikita si Madison na kalaro ang mga katulong. Tuwang-tuwa sa kanya mga ito. Oo nga pala si Inday ay mas focus muna sa asawa. Tinulungan sila ni Darius para makapagpatayo ng negosyo. Ayaw ngang tanggapin pero mapilit si Darius. Kaya sa akin thank you ng thank you si Inday at paulit-ulit na nagtitext. Napakaswerte ko dahil naging parte siya ng buhay namin ng anak ko. Napakabuti nitong tao. Hindi kaya Tita Pia kaya wala kang jowa dahil ayaw po nila sayo? Dahil ayaw mo na sa kanila? Natawa na lamang kami ni Darius habang pinapanood si Pia na inaasar ni Madison. Ang sabi nga ni Darius ay ipopromote niya daw ito. Kaya ayun ang Pia, go na go. Tinanggap lahat ng pangasar. Malaki yung utang na loob natin kila Cindy. Hindi mo ba naiintindihan yun? Ano? Mas pipiliin mo pa yung babaeng yun? Sisirain mo tayo sa pamilya ni Cindy? Wala kang mapapala sa babaeng yung Darius, kaya hiwalayan mo na siya. Hinding-hindi makakalimutan ni Darius sa mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang ina. Bago niya hiwalayan si Marian, na siya ring nagtulak sa kanya para gawin ang bagay na iyon. Nagawin ang bagay na hindi niya gusto. Iho, nakikiusap kami sa'yo. Maaring ito na yung kapalit ng lahat ng nagawa naming tulong sa pamilya na to. Magpapakamatay yung anak namin, iho, kapag hindi mo siya pinakasalan. Mawawala yung anak namin. Hindi namin kakayanin yun. Si Cindy lang ang anak namin. Pakiusap noon kay Darius ng ina ni Cindy. Gusto niya mang sabihin na hindi pwede yung gusto nitong mangyari. Ngunit hindi niya masabi. Hindi siya makatanggi. Iba talaga kapag ginamit ang salitang utang na loob. Darating at darating talaga yung araw na kailangan mo yung bayaran at minsan kasiyahan mo pa ang kailangan mong isakripisyo. Gagawin mo yung isang bagay na masakit para sa'yo. Nagawa niyang hiwalayan si Marian noon dahil naging duwag siya at hindi niya ito nagawang ipaglaban. Nagpakaduwag siya at mas nakinig at sumunod sa sinasabi ng iba. Sino na naman yung iniisip mo? Si Marian? Ako yung nandito, Darius. Ako yung kasama mo kaya ako dapat ang pagtutuunan mo ng pansin. I am your wife. Sigaw ni Cindy sa kanya dahil hindi niya sinasagot ang mga tanong nito kaya nagalit na agad ang babae at kung ano-ano na ang sinasabi sa kanya. Para itong nababaliw na ewan at mukhang sinusumpong na naman sa sakit at kapag nangyayari yun ay siya lang ang laging sinisisi. Bakit hindi mo tratuhin ng maayos yung asawa mo? Cindy needs your attention. Palagi na lamang ang Marian na yun ang nasa isip mo. Si Cindy na yung asawa mo ngayon. Sigaw kay Darius ng ina niya na mukhang nagsumbong na naman si Cindy. Siya na lamang ang palaging masama. Malaki yung respeto niya kay Cindy kaya hindi niya ito nagagawang saktan. Sa totoo lang,
ay ito pa nga yung nananakit sa kanya noon sa tuwing sinusumpong ito sa kanyang sakit. At minsan ay sinasaktan ito yung sarili at sinasabi sa mga magulang nila na siya ang may gawa noon, pero walang katotohanan. Natatawa na lamang siya dahil ito na naman ang paniniwalaan. Ilang taon siyang nagtiis na ito ay pakisamahan, pero nakapagdesisyon na siya na hindi niya na kaya. Sinabi niya sa mami niya na uuwi lamang siya ng Pilipinas upang asikasuhin ang negosyo nila roon. Pero ang totoo niyan ay gusto niyang hanapin si Marian. At naging madali naman dahil isa sa mga binili niyang company ay doon nagtatrabaho si Marian at sekretary pa ito. Kitang-kita niya ang lungkot at galit sa mga mata nito kapag siya ay nakikita. Parang gusto nito na mawala siya sa mundo. Sinubukan niya itong siyuin, ngunit hindi talaga uubra. Noong malaman niyang may manliligaw pala ito, ay sobrang nainggit siya dahil ang lalaking iyon ay binigyan nito ng chance, ngunit bakit hindi siya? Hindi niya rin naman masabi yung totoong dahilan kung bakit talaga siya nakipaghiwalay. Natatakot siya na baka hindi rin ito maniwala. Nang minsan niyang puntahan ang bahay ni Marian, hindi niya inaasahan ang isang batang magbubukas ng pintuan para sa kanya sa mga oras na yun. At hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. At nang malaman niyang anak niya ang batang babae, ay hindi siya makapaniwala. Nagkaanak pala sila. Hindi nagawang sabihin sa kanya ni Marian dahil hiniwalay niya na ito. At ang bata ay sobra siyang kinamumuhian. Ngunit kahit minsan ay hindi niya naisip na baka ginagamit lamang ni Marian ang bata laban sa kanya. Pero sobrang laki talaga yung inggit niya. Buti pa yung pole na yun. Sinubukan niyang amuhin ang bata pero bakit ganun? Kahit anong gawin niya, hindi siya nito magawang tanggapin. At halos lahat ng bagay na binibigay niya ay tinatapon lamang na to. Pero ang mas masakit ay noong binili niya pa ito ng kwintas na siya ang pumili at sobrang niyang pinag-isipan kung magagamit ba nito yun. Pero mas pinili nito yung kay Paul. Hindi naman niya masisisi ang bata. Hindi niya magawang magalit sa anak niya. Dahil lungkot ang kanyang nararamdaman, epekto ang lahat ng mga maling naging desisyon niya sa buhay. Sinabi pa sa kanya ni Marian na layuan niya na ang mga ito. Pero ang sabi nga nila ay past is past. Nang sabihin ng pare ang you may kiss the bride, ay kaagad niyang hinalikan si Marian. Narinig nila ang palakpakan ng mga tao. May mga umaawat pa nga dahil lumalalim na raw ang kanilang halikan. Kaagad na tumakbo papunta sa kanila si Madison. Kitang-kitang labis na saya sa mukha na to. Pagkatapos ay sa reception na sila. Marami rin ang bisita at puros mga empleyado din. Ang iba naman ay ilang business partners niya. Kung pwede nga lang itago si Marian, ginawa na niya dahil titig na titig ang mga ito sa kanyang asawa. Ano be, may laman na ba yan? Kahit kailan ay hindi na talaga mapigilan ang bunganga ni Pia. Natawa na lamang si Marian. Siguro magkakaroon na dahil ginagabi-gabi naman siya ni Darius dahil gusto na daw nitong magkaroon ng junior. Kapag tinatanong din kasi si Madison, ang sinasagot ng bata ay gusto nito ng lalaking kapatid, kaya naman natatawa na lamang sila. Napilit ni Marian si Darius na dalawin ang ina na to. Isinama pa nga nila si Madison, ngunit kahit kaharap ang ina ay hindi pa rin magawa itong kausapin ni Darius. Mabuti na lamang at kinakausap ito ni Madison. Magkasundo ang maglola. Pansin ni Marian ang mga pagbabago sa matanda. Hindi na ito katulad ng dati na masyadong mapagmataas. Salamat sa pagbisita niyo sa akin. Pagpapasalamat ng ginang. Nauna na nga sila ni Madison. Nang lumingon siya ay nakita niyang mag-ina na magkayakap. Hindi maiwasan ni Marian ang matouch. Nginitian siya ng ginang. Nginitian niya rin naman ito pabalik. Ang saya pala talaga kapag ayos na ang lahat. At yung walang nagaganap na kahit anong gulo. Hinintay nila ni Madison si Darius sa kotse. Kita niya ang saya sa mga mata nito habang ito ay nagdadrive. Hinahalikan nito ang likod ng kanyang palad habang nagmamaneho. Si Madison naman ay busy sa paglalaro ng cellphone. Naging masaya ang pagsasama nila ni Darius. Ngunit naging mas masaya iyon nang isang araw. Nalaman niyang siya ay nagdadalang tao. Wala nang ang mahihiling pa si Marian. Lahat ng pinapangarap niya noon ay natupad na. Sobrang saya ng kanyang pamilya. Lahat ng sakit na naranasan niya noon ay may kapalit na saya. Sa ilang taon na pagsasama nila ni Darius ay walang araw na hindi pinaramdam ng lalaki yung pagmamahal nito sa kanya at sa dalawa nilang anak. Punong-puno ng kasiyutan ng buong mansyon. Bumalik na sa kanya ang dati niyang asawa at hindi na ito aalis pa ulit at mananatili sa tabi niya habang buhay kasama ang kanilang mga anak.